Ladies and gentlemen, the session of this afternoon is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer of this Sanggunian, the 7th regular session is now called to order. Roll call please, Mr. Secretary. The Honorable Members of the Sanggunian Panlunsod, Honorable Camille Angeline M. Lopez, Honorable Mark Aris Piluan Singh, Honorable Gwendolyn Kuwong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph Peter Sumali, Honorable Oscar M. Goss II, Honorable Merlupi Silva, Honorable Yonilo Ikatipon, Honorable Aviora Rocafort, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Donato Monfero, Honorable Emmanuel A. de Castro, Honorable Paulino V. Carubin, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Katipon for our invocation? Pinhong ilagay ating presensya sa ating mahal na Panginoon, sa Diyos amang nasa langit, sa pamamagitan ng ating mahal na Berheng Mary Mediatrix at sa patron ng Barangay Tambo. Kami ho humihiling ng inyong pag-unawa at sana ang mga hinaing ng mga taong narito ay mapagbigyan ng bawat konsihal na maitulong ang dapat maitulong sa mga taong narito. At naway patnubayan mo lahat ang mga taong narito, iligtas sa lahat ng kasalanan, iligtas ang kanilang buhay, at iligtas sa lahat ng kapahamakan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. We likewise request the Honorable Katipon to lead the singing of the National Anthem. Tayo ay tumayo at atin ilagay ang ating kana kami sa ating kaliwang dibdib at atin ang awitin ng pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magilis ang daawit. Umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga kasamahan sa Barangay Tambo, Paninsingin. Privilege, the Honorable Katipon is recognized. Muli ho sa kagalang-galang nakapulungan sa pangunguna ho ng ating Vice Mayor Eric Africa, sa lahat ng konsehal, sa lahat ng bisita. Ako ho ay madalas doon sa Barangay Paninsingin o sityo Paninsingin ng Barangay Tambo at Barangay Mataas sa Lupa. Yun ho ay may usapin pa. Panahon pa ni Kapitan Custodio, nagpapangaga ho si Kapitan Custodio at si Kapitan Libita noong tinatawag ho nilang boundary dispute. Sa katunayan, yun ho mga tao doon ay nakagisna nila na sila ay tag-Barangay Tambo. Pero sa kanila ho mga titulo ng lupa, yun ho ay Mataas sa Lupa. So lahat ho ng problema, lahat ho ng pangangailangan, sila ho ay sa Barangay Tambo pumupunta. Sa pagkakataong ito ho, ako ho ay palaging ang nandoon at kasama ko ho si Joel Katigbak at mga konsyal kami nakakakwentuhan. Ako ho ay nag-privilege speech dito ho noong kabilang linggo tungkol ho doon sa no jaywalking. Ang sabi nga ho nila, yun ay may ordinansa o batas. Tinignan ko ho yung batas, meron nga ho. Ang akin lang ho, pakiusap, Mr. Chairman, sa Chairman ng Committee on Traffic, na itong batas na ito may consider na maamyendahan. Sa kadahilanan, yung ginawa ho nilang no jaywalking doon, yung bawal tumawid, doon ho sa kanilang Kalye National o JP Laurel Highway,
ay tama ho, nalagyan ng no jaywalking. Ang problema ho, yun hong pedestrian overpass ay nandun ho sa balapit sa bagong McDonald's. Na ako'y natutuwa, napakaswerte ng may-ari ng McDonald's na yan. Sa pagkakalbabado ay pupunta ng McDonald's bago pumunta sa Spanish Singing Elementary School. Gusto kong malaman ng taong bayan na noong 1998, konsihal si Eric Aprica, konsihal si Solomon De Jesus, ito ang dalawang ito ang naglakad ng titulo ng lupa ng Panisingen Elementary School. Noon ay hanggang grade 4 laak nung panahon ay ako natatandaan ho ng mga magulang. Ngayon yata ho ay hanggang grade 6 na ang Panisingen Elementary School. At napakarami hong napasok diyan na mga taga San Carlos, mga Tambuho do sa may Riles, andyan ay pumapasok. Ang naging problema ho ng mga yan, kung ikaw ay galing hudo sa tinatawag na subdivision, na Masagana subdivision, papasok ka ng elementary school ng Paninsingin, maglalakad ka muna papunta doon sa harap ng old gate ng Lasal. At doon ka, sasalta sa flyover, dadaa ka sa Villa Lourdes, iikot ka papunta ulit doon sa school, na humigit kumulang ang lalakarin ng bata nung kwentahin namin kahapon ni Kapitan Joel Katigbak ay humigit kumulang sa 575 meters ang iikutin. Kung doon ho ay naglalagay ng TMD o barangay tanod ang barangay at iginaguide ang mga bata pag alis sa Masagana, itawid doon sa tinatawag nating kaling maliit doon kina Atty. De Jesus doon sa tabi ng Karchun, igaguide, hindi ho uubos ng 3 minuto. Para tawid lang, ang tatawirin lang ho'y 15 meters, 7.5 against, saka 7.5 meters, yun lang ho naman ang luwang ng kalye. 15 meters lang ho ang luwang ng kalye ngayon. Kinuwinta rin ho namin kahapon ng mga konsehal ng Barangay Tambo. Hindi ho masama ang batas na yan. Ang akin lang hinihiling sa pamamagitan ng mamaya ng Paninsingin Tambo, maamyendahan ho ang batas na yan, masuspende muna ang implementasyon ng no jaywalking. Yun hong sinasabi ko, abala pala ang huyo sa mga bata. Ay ang abala ho sa senior citizen na gustong mamalingke sa lungsod ng Lipa. Pagka nakapamalingke sa lungsod ng Lipa, may bit-bit na isang basket, 3 kilong bigas, 2 kilong tulingan, 1 kilong galunggo, kung ano pa may bit-bit, kailangan doon ka rin bababa sa tapat ng Lasal. So sa dami ng nababados tapat na Lasal, yung gate 1 ng Lasal na yan, at nandyan yung flyover, itatawid pa rin doon, bit-bit ng tao, ng isang 60 anyos yung basket. Paano hindi magagalit sa mga politiko ang mga yan? Paano hindi magagalit sa batas ng ginawa ng politiko? Kaya ho sana, sa madaling panahon, ako'y humihiling sa ating majority floor leader, kagalang-galang Owing De Castro, na tayo makapagpasa na sa resolusyon, resolusyon ng pagpapatigil ng implementasyon ng jaywalking doon sa lugar na yon, at lagyan muna ng TMD at madaliin kung may pondo man. Ito ang problema ng city government. Sweldo natin, sweldo ng mga empleyado, hanggang ngayon wala pa ang June 1 to 15. Ayun pang makapagpagawa tayo ng flyover. Common sense ito. Napakasimple ho ito. Kaya ho sana, yun hong hinahing ng mamaya ng Paninsingin, akin hong hinihiling na ngayong araw na ito na tayo makapagpasa na sa resolusyon, address kay kung sinong si Akusa ngayon, di ko kilala yan, yung bagong chiefs TMD head na yan, na masuspindi ang implementasyon ng no jaywalking dito ho sa Paninsingin. Yung lang ho, magandang umaga sa kagalang-galang na kapulungan. The matter brought up by the Honorable Katipon is referred to the Committee on Peace and Order and Public Safety. Mr. Chairman, the Honorable De Castro is recognized. Will the gentleman na Nilo Katipon yield to an interpellation, a few clarification? Honorable Katipon, okay daw ho. Gano'n gahong, kasi meron ditong... Ma naka
nakagenda doon sa Lasal, gusto din magpalagay ng pedestrian. Apo. Eh, ito talaga hindi na pinaabot ko sa inyo na sana magamit naman yung pedestrian, yung flyover. Ginagamit naman mo yung flyover. Ngayon, ganong kalayo ang sinasabi mo doon sa pedestrian na yun? Mga 350 meters, ho. 350 meters. Oho. Ang akin lang ipinaabot sa aking mga kabarangay sa Paninsingin ay napaka-delikado. You will assume the risk. Kasi highway yan, tatawid doon. Kaysa kayo magsakripisyo doon sa malayong lalakarin, eh kayo tatawid, nahingi kayo ng kaluwagan sa pagtawid. Eh kayo sana mag-ingat. Kasi hindi na po pwedeng sisihin, hindi ng pamahalaan. Bakit namin kayo pinahintulutan? Kasi po, ayun po ay highway. Talaga napakatutuli ng sasakyan. Ako po hindi nakontra. Alam ko po ang kaluwagan ninyo. Kaya lang po, you will assume the risk. Kung may maaksidente, paano na po yun? Ay, hindi po. Honorable Pasipon is recognized. Pasensya ho at nasa open call lang ho kami, nasa discussion. Ako nga ho, kaya nga ho, humihiling ho sa lahat na konsehal na tayo ay makapagpasa sa resolusyon. Amin na ho ang risk na kami, ako ay taga roon din eh. Amin na ho yung delikado, sa amin na ho muna. At kami na ho ang mananagot sa aming sarili kung ano man ho mangyari doon. Basta ho ang importante, kami ho hindi tumututuldo sa batas. Ang problema lang ho, kailan ho ilalagay nga yung flyover na yan? Baka ho ang aasahan dyan, Lasal, yan naman ho Lasal, hindi rin naman nagbibigay yan. Wala ho tayo, hindi ho ang konsentrasyon natin dito sa pagkakataon, ito yung mga estudyante ng Lasal. Ako man ho, sinasasign ko yung Lasal at sila naman ho'y protektado. Pero yun hong public school at yun hong komunidad na mga magulang na namamalingki nga ho ko saan saan pumupunta. Yun ho ang concern ho namin din eh. Kaya ho, sana kung kwan ho ay sa tamang oras kami ho ay magpapasa na sa resolusyon. At ito naman ho, bago ko ho ito pinribilis speech, ako naman ho ay kinausap ho, sabi nga sa akin ng Vice Mayor kung anong may tutulong natin sa taga-Paninsingin, ating gawa ng tulong. At siguro tayo lahat naman ay narinig naman ang mga taong ito na nahingin ng ating tulong, ay siguro na may tutulungan natin ito sa madaling panahon. The Honorable Manfero is recognized. Good morning sa atin ng kagalang-galang na chairman, sa atin ng mga makikisig na konsehal, sa lahat ng mga bisita, sa akin ng mga kaibigan sa Paninsingin at Tambo, magandang umaga po sa inyo. Bilang chairman ng Committee on Peace and Order and Traffic, ang ating privilege ng ating kagalang-galang Nilo Katipon ay nasa agenda po yan. Kung makikita po ninyo, yan po ay naroon sa last part ng ating agenda. Ano ho? Nasa third page, kung kayo ay merong hard copy, nandun po yan. Now, concerned din ho ako sa sinasabi po ng ating kagalang-galang Nilo Katipon regarding nga po doon sa petition ng ating mga parents and students na gumagamit ng pedestrian lane sa naturang lugar. Ngayon po, bilang yan naman po ay nandyan na at nakagenda na, asahan po ninyo na within this week, yan ho ay actionan ko agad-agad dahil ako ho ay ayaw nang may pending sa akin. As long as ako ho ay may panahon, yan ho ay within the week, yan ho ay actionan ko agad. Ano ho? At sabi ko nga ho sa inyo kanina lamang diyan, tayo po ay magpapatawag agad ng committee hearing. Ano ho? Kung kakayanin ko ho yan by Wednesday, by Thursday, ngayon ho ay Tuesday, by Thursday ay kayo ay iniimbitahan ko. Kaya ba natin to? Okay. Ang atin ng taga-ordinance ay, at kausap ko, ay kaya daw ho ng umaga ng Thursday. So, para ho tayo ho, kasi hindi ho natin maaaring yan ay agad-agad ay desisyonan ngayon, kasi nandiyan nga ho yan sa agenda. So, ibig sabihin, naka-refer na po. I-refer po yan sa inyong lingkod. Sa akin ho yan mapaprepare. At rest assured po, na yan ho ay action na natin. Dahil kailangan ho nating makaharap, yan lahat ho ng mga concern. Kayo ho, teachers ho ng Lasal,
at mga faculties, at the same time, maaaring pati ho Canosa, and including the Sipos Chief, ano ho, para ho mapag-usapan natin ng ayos, ano ho. At malaman natin ang dahilan kung bakit ba itong agendang ito ay napasama dito, ano po. So yun lang ho, Mr. Chair, at asahan ho ninyo na kayo ho ay dadat na siguro ng invitation tomorrow. At ipapastra ko po para humaresolve agad ang problema ngayon. Maraming salamat. Chairman, Honorable Katipon is recognized. Ang aking laho, pakiusap po kay Kusial Patmon na ito yung urgent matter natin ngayon dahil ho yung isang petition na naka-agenda dito sa number 16 ay petition letter ng resident student parents, teachers, and business establishment owner addressed to the City Vice Mayor Eric Aplica requesting to restore the pedestrian lane in front of the La Salle Lipa main gate. Huwag na ho natin muna pag-usapan na rin Lipa City main gate na rin. Ang pag-usapan ho natin, yun hong cartoons, yung portion, yung malayo. Hindi ho, itong main gate, malapit ho ito sa pedestrian overpass eh. Yun lang ho cartoon, i-consider lang ho. Kaya ho sana pakiusap ko sa pamamagitan nga ng chairman na ito'y ma-urgent matter. Resolution requesting the CPOS to suspend the implementation of no jaywalking in front of the airline cartoons store in barangay and sitio panising in barangay Tambor. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, magandang umaga sa atin pong Vice Mayor, sa lahat ng ating mga kasama, sa lahat ng ating mga bisita. Ako po ay narinig ko yung pinag-uusapan at ako ay medyo na huli ho nang nandating. Pero ako naman po may idea na kung ano po ang pinag-uusapan. With due respect po sa atin pong kasama, sa atin pong chairman ng ating komitiba, kay Kunsel Patmon, kasi ho, ilang linggo na rin ho at ilang araw na rin may mga nakikipag-uusap po sa atin na talaga hong medyo nahihirapan ho sa pagtawid papunta sa Lasal, papunta ho sa Paninsingin doon sa kabilang side. At ito naman po kasing ginawa po nila na pagharang kaagad ngayon, ito po hindi dumaan sa isang ordinansa. Kung tayo po may ordinansa ng no jaywalking, meron din naman po tayo na ordinansa na merong pedestrian lane din ho diyan sa lugar na yan. So, kung meron po tayong no jaywalking, meron din po tayong inalat na pedestrian nung una. So, ito pong pagkakasarado ngayon ay wala ho siguro tayong binigay na right pa sa kanila, kundi yung experimental na traffic rerouting and ordinance sa kanila po na hindi naman po, pwede namang hindi kaagad-agad na isarado rin o pwede nilang buksan at any time. Siguro yung mapapansin ho natin na yung ordinance po natin, baka pwede ho natin mapag-aralan ngayong araw nito o ngayong umagang ito, kasi ito po ay kailangan ng mga estudyante. Medyo malalayo ho ang tawidan doon at dadaan ho sa pedestrian. Although, kita po natin na merong epekto na kahit papaano po'y lumuag sa traffic, pero we should consider also the welfare of the public na kailangan po nating mapagbigyan din po sila. So with due respect nga po sa atin pong chairman, baka po pwedeng ito'y agad-agaran na nating mapag-usapan, agad-agaran na nating mabuksan, kahit temporarily for the meantime, merong isang lane lamang na pwedeng daanan ng ating mga kababayan. Kasi yan po talaga ang hinaing na natatanggap natin. Siguro ho'y may ilang linggo na o isang linggo na at ilang araw na rin nga ho ang nakakaraan. So, with due respect po sa atin pong chairman. The Honorable De Castro is recognized. Tapos I understand the clamor of those residents of Paninsingin. The crossing of the roads, it will took them time, energy to go to the dito sa harap ng Lasal. Ngayon, ang atin lang pag-uusapan, kayo may naririto na, hindi na kayo para imbitahan pa sa Webes. Kasi pagka inibitahan kayo, hindi naman namin alam kukunin pa namin ang address ninyo ng ating chairman. Ay kayo pumunta na rito. Anong oras chairman ng ayong pamiting? Mga 9, alas 9 po para huwag kaming abutin ng tangalian. Ngayon, no, yun yung bagay na yan. Ang akin naman suggestion din ay palagyan na ng pedestrian lane. Incorporate to put a pedestrian lane along the way and mag-provide din ng Sipos o Barangay Tanod doon every para makita ang Barangay Tanod o kaya yung magta-traffic doon ang mag-guide
para mayroon silang yung ganung ang tawag doon? O yung may stop and go, ha? Para kayo na bahala magpakain doon sa nagbabantay daon, ha? Sige, yun ang aking pakiusap lang sa inyo. Yung nilalagyan na lang natin na stop and go. So that if, your safety will be protected by installing a pedestrian lane and a parang traffic police or traffic barangay traffic. Ano ha? Yun, I joined the motion of the Kagawad Katipon. The Honorable Kerubin is recognized. Good morning, Mr. Chair. Base nga po sa sinasabi ng ating chairman ng Place and Order, nararapat lamang po itong idaan natin sa committee hearing. Unang-una po, may mga proper authorities tayo nag-aaral sa traffic at itong problemang ito, hindi lang naman po ito problema ng tambo. Ang problema po ito ay problema nating lahat na dapat pagtulong-tulungan natin. Kung dadaanin natin ngayon, wala naman po yung mga taga-sipos, wala po yung taga-engineering, wala po ang police. Tapos po, bilang respeto sa ating kapitan, si Kapitan Rico Recreo, na siya nakakasakop po dyan, na kailangan natin maiminta sa committee hearing para po narito po lahat. Yun lamang po. Mr. Chairman, The Honorable Silva is recognized. Good morning, Mr. Chairman. May nakikita po ako na medyo sala lang kaunti. Nasa agenda, ang subject matter, dinidiscuss. Aha, Mr. Chairman. Nasa ko po, nasa business for the day. Oh, ngayon ang pinakamaganda sa akin nung tingin, Mr. Chairman, lahat mapagbigyan. Hindi na kinakailangan maghintay pa na ang committee hearing at ang gusto ni Paring Nilo matapos din ngayon at hindi tayo lalabag sa ating internal rules. I think, Mr. Chairman, it's about time to suspend the rules, ipatawag ang TMD, ipatawag ang SIPOS, antimano ngayong araw na ito kung kinakilalagyan ang pedestrian lane. Tapos, Mr. Chairman. So, Mr. Chairman, with respect to the members of this council, I move that we suspend the rules and call the attention of the proper agency. So, yun yung mga katanungan at yung iniintay ng ating mga kababayan ay may kasagutan antimano, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Ay, Mr. The Honorable Katipon is recognized. Ang Tuhoy Kwan, Tuhoy, hindi na Mr. pang patawag ang TMD SIPOS. Yun yung ating resolution. Kung ito yung magiging epektibo ngayon, gagawa ko tayo pamaya sa other matters, gagawa tayo resolution requesting the TMD SIPOS to allow jaywalking doon sa Kwan. Kasi yun yung namang nasa agenda, iba. Iba yung petisyon yun. Petisyon yun ng mga taga-Lasal na yung kanilang main gate, yung main gate tapat ng MBL, yun yung mabuksan. Yun yung sinarhana. Restoration of pedestrian lane. Aha, yun yung sinarhana. Ngayon may isa pa rin yung pedestrian lane doon sa may cartoons na yung daan papunta kina Atty. De Jesus doon, yun yung sinarhan din nila. Ang kanila akong nire-request at ako man ho ay nagre-request din na mabuksan ho yung sa cartoons na yon at pag-usapan sa Huwebes yung tapat ng Lasal. At ngayon, pabuksan na yung cartoons, gagawa ho tayo sa resolution kahit hindi dumating dito, SIPOS TMD, gawa tayo resolution, pa-implement natin pamayang hapon. Chairman, point of order. Sa akin ang tingin, Mr. Chairman, gagawa tayo ng resolution bago magawa, bago mapermahan, bago maiparating sa kinuukulan. Resolution is just only a mere sentiment, Mr. Chairman, ng council. Ang pinakamaganda, Mr. Chairman, ipatawag kayo ng agency, tapusin, antimano, paglabas natin sa session hall na ito, may kasagutan kung pwede o hindi, ano ang purpose, at bakit ito kinakailangan restore natin ang pedestrian lane, Mr. Chairman. Mr. Chairman, kailangan ho kasi na resolution dahil ito may ordinansa. Yung ordinansa ng 2008, may no jaywalking doon. Resolution suspending, requesting to suspend the implementation of the ordinance. Kahit pastawagin natin ang SIPOS dito, kung ano pa mat, wala tayong paper, dokumento, doon sa paper trail pa rin tayo, doon pa rin sa papeles tayo magkakatalo eh. Kung tayo nagdagawa dito, at tayo nila sundin, ay kami, pamaya, kahit ako, magbo-voluntaryo. Gagawa namin ng para makatawid Sige po, comment po. Point of order, Mr. Chairman. Comment po from the chair po muna.
So wala, wag po tayong, pwede po natin gawin pareho. Gawa ho tayo ng resolution at ipatawag din ho natin ang CIPOS and TMD. I'm directing po our secretary to kindly invite po natin ng head po ng Traffic Management Division, ang si... Sino yun? Akusa? Mike Akusa? Without prejudice po yun sa inyo pong ipapasa pong resolution kung pagkakasunduan po ng membro ng Sangguniang Panglunsod. Mr. The Honorable De Castro is recognized. Tapos do I get it right from the presiding chair that we are entertaining matters other than those included in the agenda? Are we entertaining urgent matters? There is no such thing in this. We have no rules regarding entertaining other matters. So do I get it right that we are from po, now on para po sa kaliwanagan po ng mga member ng sangkunian, ito pong ating internal rules, ito po yung rules lang po natin. Pwede po natin itong isuspend ang rules para po ma-accommodate po ang request ng mga konsihal. Pero ang suspension po ng rules natin ay kailangan po ng majority vote of all members ng Sangguniang Paglunsod. Kung ayaw naman po ninyo, hindi po matutuloy ang kahilingan ng mga taga-Tambo. Pero kung may 8 konsihal na papayag na masuspend ang rule para ma-accommodate ang request ng ating mga kabarangay, pwede po iyon, Mr. Honorable De Castro. I want to be clarified kasi wala tayo ditong mga urgent matters. Ngayon, if time comes that we will be suspending, this will be the start of that. Why not include that we can entertain urgent matters in our agenda? Opo, as long as meron pong kayong 8 members na willing to suspend our rules. Yan po kasi ang nakalagay sa ating internal rules. Not the suspension of the rules, but to include in our agenda other matters. Kahit po anong gusto ng mga konsihal, pwede ho mangyari. Basta ho, nasa majority ng members of Sangguniang Panglunsod. So that there will be no more consensus among the body that for the suspension of the rules, we are going to entertain urgent matters. Opo. Mr. The Honorable La Mendoza is recognized. Yes, Mr. Presiding Officer. Before we tackle po yung sa suspension of the rules, let me just reiterate what I said a while ago, Mr. Presiding Officer. That's why I requested the Honorable Chairman of the Committee na kung pwede, kasi wala naman po tayong ordinance nga na sinasabi, isarado rin yung pedestrian. Yun po ang aking sinasabi kanina. Yung sinasabi po kanina ni Konsehal Nilo, hindi ko po alam kung meron nga po talaga tayong ordinance na isarado ho yun na wala po tayong pedestrian man lamang na ipapagamit. So, Mr. Presiding Officer, kung yan po'y decision din lamang ng executive, decision din lamang po ng ating TMD ng CIPOS o kung ng sino man po, yan po'y pwede rin baguhin kasabay ng pagbabago nila na biglaan na rin lamang doon. So, kung yun hinagawa nila nung isang linggo na biglang isarado na lamang, pwede rin po nilang buksan kahit po sa oras na ito dahil wala naman pong nasa sa loob, wala hong sinusunod na ordinansa ito. So anumang oras, katulad po ng binanggit ni Konsehal Merlo, pwede nga ho natin ipatawag ang ating pong TMD para ho ngayong umagang ito'y masampulan na ho natin at mabuksan na at ngayong tanghali ay magamit na po yan. Kung wala pong pinagbabasihang ordinansa, kung wala pong pinagbabasihang batas, bakit hindi po nila kayang gawin ngayong oras ding ito na buksan ang sinasabi po na sinarado na hindi natatawidan? And I think the yung sa pinag-uusapan naman po tungkol doon sa ating suspension of the rules at yung sa ating pong internal rules, I think yung pagkakasuspend po kanina, wala pong objection. So majority po, more than the majority or unanimously approved by the Sangguniang Panlunsod yung suspension ng rules para ipatawag ang TMD, ang CIPOS, para makausap na natin ngayong umagang ito. And I agree with the pronouncement of the Vice Mayor na pwede ho tayong gumawa ng resolusyon, pero pwede na hong kausapin natin ang TMD para humabuksan ngayong umagang ito ang pinag-uusapan po natin. And kung makakatulong po, mas maganda ang may resolusyon, ay disundan po natin ng isang resolusyon. And I think ang mga kasama po natin dito sa Sangguniang Panlunsod will agree, and of course the chairman also, kahit pa nag-set na ho siya ng
committee hearing on Thursday, ay papayag na rin naman at magiging amenable na rin kung ito'y ikagaganda ng ating pagdaloy ng ating mga mananawid doon sa lugar na yon. So, sana po ay hindi na ho natin pahabain at sana po ay atin na hong ipatawag, atin na pong mabuksan kagad para ho mapakinabangan kagad ng ating mga kababayan. The Honorable Kerubin is recognized. Hindi na? Okay. The Honorable De Castro is recognized. Until after I read the existing ordinance regarding the traffic, I cannot just join. As a lawyer, I have to dig deeper on the matter. Otherwise, we will be contravening an existing ordinance. The Honorable Manfero is recognized. As a chairman on Committee on Traffic and Peace and Order, siguro po dahil in my part, tayo po ay merong ahensya na sila nag-aaral regarding sa traffic. Ano ho? So at this point of time, I also join the motion of the sentiments of our Honorable De Castro. At para naman po the same big deeper na pag-aaral ang ating gawin dahil nga wala po dito yung mga concerned na tao na sila ang dapat ay magsabi sa atin regarding nga po sa naturang issue. Thank you. Okay po. Siguro naman po tayo nakapag ano na lahat. Mapuproceed na po tayo sa ating agenda. Pero habang hinihintay po natin ang pagdating ang ating invitation po sa taga TMD. Ito naman ay comment lang po from the chair. Yan po isinarado nila nang walang abiso sa sangguni ang panglunso. Tayo nagawa ng batas. At yan po talaga may pedestrian lane. Sinarado nila na walang paalam. Kaya hindi po pwede ho ngayon na silang masusunod. Na pag nagawa po tayo ng batas dito, dapat po nilang sundin. Yun ang problema dito sa atin. Hindi umaari tayo sunod lang sunod sa executive. Kailangan ng sangguni ang panglunso. Paglaban ho natin yung ating mga ordinance ang ginagawa. Yun laban po naman sa akin. Bilang vice mayor at co-equal branch of government, eh, hindi po pwede sila basta-basta lang sarado na sarado na hindi rin nag-aabiso sa sangguni ang panglunsod. Proceed na po tayo. Privilege. Pinatawag na. Pinatawag na. Isa po, the other katipon is recognized. Second speech po, Ari. Huy, concerned ho nung batang nakita ko sa Mary Mediatrix Paris noong isang araw na nagbebenta ng mga t-shirt para yung may liver cancer yung bata. So, kailangan niya na mag-raise ng 4 million pesos. So, ang hinihingi lang sa atin, sir, makagawa tayo na sa resolution requesting the Vice President of the Republic of the Philippines na sila yung ma-accommodate ng pondo ng Vice President. So, sa tamang oras pamaya, gagawa po sana tayo na sa resolution. Okay po. Referred po sa Committee on ano? Committee on Health? O, Committee on Health. At saka po yung ano, ating external ano, external affairs. The Honorable Rocafort is recognized. Privilege. Mr. Chair, Honorable Members of the Sangguniang Panglungsod, guests, magandang umaga po sa inyong lahat. Una po ay nais kong magpasalamat kay Kagawad Owing De Castro sa kanya pong pag-aksyon sa aking privilege speech noong nakaraang linggo, anong nakaraang Martes, to investigate the cause of the delay of the plantilla of the job order ng atin pong pamahalang panglungsod, Mr. Chairman. Order. The Honorable new topic, Mr. Chair. Okay. Proceed po. I'm just in the introductory part, Mr. Chair. But Mr. Chairman, the City Personnel Office already acted on the matter with regards to the plantilla of our job orders, Mr. Chairman. But ang problema po ay nananatili. Sa order po ng atin pong personnel officer, sinabi po nila na magiging effective lamang ang appointment at mabibigyan lamang ng directive ang atin pong mga job order kapag nakumpleto na nila ang kanila pong mga requirements, Mr. Chairman. Dito po nagkakaroon ng problema.
Kasi ang nangyari po dito sa ating mga job order ay pinapasok ng city personnel office. Bagamat hindi po nila sinasabing pumasok, ay pinahintulutan nilang pumasok at hindi nila sinabing wag munang pumasok noong July. Ang ating pong mga empleyado, job order, sa kagustuhang makasweldo ng July, ay nag-in. Pumasok po sila ng maaga, lumabas sa tamang oras sa hapon at nag-out. Sa pag-aakalang ito ay makakasama sa sasahuri nila sa dito po sa ating pamahalaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito na nga po, nagkaroon tayo ng privilege speech inaksyonan ng chairman ng Committee on Good Government at andito sa atin ang committee report. Sa di inaasahang pagkakataon, ito ngayon ang order ng City Personnel Office, Mr. Chairman. Di ko po alam kung ano ang uri ng pag-iisip ng ating mga kasamahan sa City Personnel Office. Na sana po, Mr. Chairman, sa mga susunod na panahon, ay hindi naman po ganito ang mangyari. Sana po ay may malinaw na programa pagdating sa ating mga job order. Sana po ay may malinaw na plano sa kanila at sana po ay ma-orient nila ng husay ang bawat department concerned pagdating sa ating mga job order. Nang sa ganun, hindi naman po kawawa at agrabyado ito pong mga job order nating tinatanggap dito sa pamahalaang lokal ng Lipa. Maraming salamat po. Ano po ba yon? Hindi ko alam, i-refer pa po ba sa committee or... Mr. Chairman, in connection with that committee. The Honorable De Castro is recognized. I wish to inform the body that I conducted a committee hearing on this matter. Perhaps you were furnished copy of this committee report. And the conclusion is that the chairman requested the city personnel to find a solution on how to expedite the processing of their document for them to receive their pending salary as soon as possible. The city personnel officer commits that he will act on the request immediately and will find out the cause of the delay. The recommendation of this representation, after careful evaluation of this matter and seeing the plight of these JOs and casual employees under the office of the Sangguniang Panlunsod, this committee requested the concerned agency to facilitate the plantilla and payroll for them to receive their salary wages immediately. This report is submitted for your the information of the body. In fact, I castigated the all the I was being accused that I was too harsh because I castigated all the head of the department where this paper passed through. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, Mr. Presiding Officer. Para ho ang nakikita ko ho kasi ay ang sinasabi ho ni Consul Avior sa kanyang privilege speech, hindi ho ata maibibigay yung sweldo ng July simula nung mag-umpisa dahil late na nagpasa ng requirements. Hindi po. O hindi na ibigay ng tama ang dokumento? Hindi po, Mr. Chairman. Ang una ko pong privilege speech na pag-uusapan mamaya sa committee report, ay wala pa pong plantilla yung ating mga job order. August na. Ngayon, ito po, inaksyon na ng chairman ng Committee on Good Government. No, hindi kasama ko sa recommendation na yan. Yes, ano po yung isang sinabi pa ninyo? Ngayon, but mayroon pong direct order galing sa city personnel that ang sweldo po ng mga job order natin ay magsisimula lamang once that they completed the requirements. Sakalang so, Mr. Presiding Officer, to make things short, baka ho pwedeng i-include na ho natin sa committee report na rin lamang yon, kasi ang magsa-start na rin naman ho, nag-start na rin naman ang ating mga, ang ating pong mga job order noong July 1. So, kawawa naman po ang ating mga JO kung ano ho, dahil yung akin yung JO, hirap na hirap ho eh. Mr. Chairman. Mr. Chair. Sige, I'm amenable that we include this. So, pwedeng i-include na po natin. Yes, yes, Mr. Chairman, I'm amenable that we include this, incorporate this in the committee report. Sige po, okay na lang. Yung po isa, the Honorable De Castro is recognized. Mr. Chairman, for the information of Kagawa Mendoza, my position in this matter is that under the law, from the time, despite their no appointment, from the time
the appointee assume office, the payment of salary will retroact on the first day when he performs his function. So effective July 1st is the salary of our job employee. Salamat po. So maybe we can include that in the committee report para pag-approve po natin ang committee report kasama na ho at makareceive na ho at ang mga JO ng salary. At any rate, according to the GSO, kasi Mr. Presiding Officer, Ms. Maril Molino, there are 70 units. Ay, no. Mr. Presiding Officer. According to the city personnel officer, the approved plantilla of the first batch, job order and casual employees was received by their office in August 4. And the directive of the remaining batch was forwarded to city administrator for signature, while the list of additional job order and casual employees of the city councilor is to be verified by the city administrator or city budget officer. If they found out that there are insufficient funds for this, it is to be discussed by the Finance Committee to source out the funds for that purpose. In fact, first batch, second batch already received the salary. Yes, sir. We can inquire from our job and casual employees, first batch and second batch. Kasi yun po ang naging topic din nga ng previous speech ni Kunsihal Abior. So maybe we can include that in black and white para ho alam nila na ang recommendation talaga ng Sanggunian ay starting July 1 ay ma-receive na nila yung kanilang salary dahil sila naman ay pumasok na noong July 1. So maybe isama na po natin yan sa inyong committee report at ito naman po'y aaprobahan ng Sanggunian. At palagay ko naman po'y wala na hong ibang magtatanong dahil lahat naman ho ng JO ay pinag-umpisa na ho ng July 1. I told the personnel to be guided accordingly that effective July 1st, the first day that the job order of casual employee commence the performance of their office, it will be the start of their salary. For the information of the body. Okay po. I'm very strict on that matter. As Vice Mayor po, ay alam naman po natin na karapatan po ng mga JO na matanggap po nila kanila sweldo. At kami po sa opposition, ay kami po ay full support sa inyo. Bagaman kami po ay walang mga JO. Ito kami walang JO at kayo lang ho meron. Pero kami full support sa inyo. Dahil yan ay para sa ating mga empleyado. Privilege, the Honorable Luan Singh is recognized. Good morning, Mr. Chair. Good morning po sa ating mga bisita, sa ating mga kasama. Magandang umaga po. Mr. Chair, ang ating bubuksan po ngayon ay regarding po sa pag-declogging. Ngayon po, declogging. Ito po ay panahon po ngayon ng tag-ulan. Kailangan po natin na maging alert na po tayo sa ating mga makaiwas sa pagbaha. So, Mr. Chair, may I request na the Sanggunian na makapagpasa ng resolusyon na requesting or reminding our DPWH or our city engineer for declogging operation. At kung po pwede rin po, Mr. Chair, na baka isama na rin po natin ang mga barangay officials po, mga barangay, para makatulong po sa atin na maging malinis at maganda ang ating kapaligiran po at lalo-lalo po ating kalusugan. Yun lang po, Mr. Chair, ang aking... Refer to the Committee on Engineering and Public Works and Committee on Barangay Affairs. The Honorable Carubin is recognized. Mr. Chair, good morning po ulit. Alaman po ng balita natin kanina na mayroon pong isang city councilor na umamin na nagamit ng droga. Meron din pong nahuli na isang ABC president. Gusto ko lang pong reiterate yung pong kahilingan ng ating kunsyal na si Kunsyal Gosos na ganapin na po natin yung ating pagpapadrug test ngayong araw na ito. Actually po, ako'y nagpunta na po sa PNP at ako'y nagpapatanong ng drug test po na sa dugo kukuhanin. Dahil yan pong sa ihi, yan ho ay nawawala. Yan ho sa dugo, sabi nila sa akin, kahit 10 years pa at marijuana, ay kita pa rin. So ang hinahanap ko po, ako'y nagpatanong na rin si kay Trucho na nagpahanap na rin po ako sa Maynila. Gusto ko po ay tayo po lahat, buong sa Sanggunian ang panglunsod, ay drug test po tayo pero dugo ho ang pagkukuhanan para makita ho natin, may pakita natin sa mga tao na tayo ho ay malinis ho tayo dito. At may nagulit po sa akin na si Attorney Owing De Castro po. Meron po kayo at nandaw kakilala. May nagulit po sa akin na si Attorney Owing, may alam ko, may kakilala yan na laboratory na pwede mag-conduct ng drug test sa dugo. Ipo'y willing po akong ako na po mismo bumayad personally kung ayaw hong payagan ng
ng budget officer o kung sino mang opisina sa baba, finance committee, kung ayaw nila payagan, personally ako ang babayad do, matuloy lang ho yung ano. Kailangan lang ho natin yung sino magkakandak. Ang meron po ba kayo kakilala? May naulit po kasi sa akin na hindi ko lang babanggitin na may kakilala daw po kayo. Kami may drug rehabilitation center. Sa mga may pera, pagpasisya sa may pera, eh, doon naman eh, naka-aircon eh, apat na beses nakain. Eh, ako'y maraming kilala kung sa kilala, pero maghahanap ako kung sino, pwede kong pakiusapan. Wala daw po dito sa lipa nung sa dugo. Ihilang ang sa lipa. Ah, sige. And the Honorable Mendoza is recognized. Nung mapag-usapan po natin yan 2 weeks ago, nagtumawag na po yung staff ninyo sa mediatrics, sa medics, wala daw hong dugo na pag-test ng pag-drug test dito. Tapos sabi nga ho namin, tumawag na rin sa mga Asian hospital, ang sabi ho nila ay wala. Pero nagpapahanap pa rin ho tayo kung saan ho pwede na makunan tayo ng dugo. Kasi sabi nga ni Vice, mas matagal daw ang nakikita. Mas matagal daw ang nakikita kung halimbawa accurate, mas accurate at mas yung mas matagal na taon nakikita pagka sa dugo. So, kung tayo po ibibigyan din ng ni Vice ng order, eh, baka po pwedeng kung sino humang may alam sa atin na kung sino ang ospital na pwedeng sa dugo kunin ang pagdadrug test, baka ho pwedeng i-suggest natin at ang staff din naman po siguro natin isasabihan na rin natin na maghanap na para ho mas lalong mapabilis ang gusto po ng atin pong ABC President. So as ako po magtatanong din sa mga kaibigan po nating hospital. The Honorable Kerubin is recognized. Mr. Chair, I will suggest na habang inaantay po natin yung pagpapakuha sa dugo, bakit hindi muna po sa ihi? Total, hindi naman po bawal siguro kung dalawang beses tayo magpapa... Okay. Sa Secretary, pwede po tayong tumawag sa PNP. Request niyo po yung sa crime lab po nila. Papuntahin po natin ngayon. Nare-request po ng sanggunian na magdadrug test po tayo. Siguro mga 12 o'clock. Wala na po nga alis na konsehal. PNP po patawag, mag-request. Kasama ho, hindi na muna empleyado, kami na muna ng mga puno. Ano, sa mga pinuno muna. Alas 12 po. Okay, privilege. Ano ka ba? Recess po muna 1 minute. Wala. Session na resume. The Honorable Umali is recognized. Maraming po salamat sa ating pong presiding officer. Sa atin po lahat, on a lighter note naman po, sa atin po mga kasamang mga kusyal at ating mga bisita na narinito. Uy, po na. Noon po, kahapon po ay sa atin pong plug ceremony, marami pong pinangaralan ng atin pong punong lungsod na mga katangi-tangi pong mga mamamayan ng lungsod ng Lipa. Napakarami po ng mga ito. Hindi ko na po masyadong iisa-isa yun, pero kilala mong pong mabanggitin kung ano po ang kanilang mga sinalihan. Tayo po ay nag-award, nagbigay ng parangal kahapon sa mga sumali sa na Karatido Brotherhood of the Philippines na Lipa City na sumali sa WUKO AD Invitational International Karatido Tournament held last August 7. Ang mga sumali po dito ay nagkaroon ho ng mga gold, bronze, and silver medals at pinangaralan po ni Mayor ho kahapon. Meron din po tayong World Boxing Association Intercontinental Super Bantamweight Champion na taga-Tambo, si Mr. John the Disaster Gemino. Ano po? At meron din po tayong mga medalist ng 2016 International Mathematics Wizard Challenge. Mga galing po sa math ang mga ito, Mr. Chairman. Meron din po tayong mga medalist ng 2016 China Primary Mathematics Olympiad. Medyo mahina tayo ng konti dyan sa mathematics, pero mga galing, mga batang ito ay mga galing. Medalist ng 12th International Mathematics Competition held last July 29 to August 1.
Mr. Chairman, itong mga taong katangi-tangi, mga kabataan o mga mamamayan ng lusod ng Lipang na ito, ay sana atin din pong mabigyan ng parangal sa pamamagitan ng isang resolusyon. At bagamat meron pong committee report ang atin pong kagalang-galang konsihala Gwen Wong regarding financial assistance or incentives sa lahat po ng mga Lipenyo na mananalo sa regional, national, and international activities, eh sana rin po ay mabigyan ho natin itong mga taong ito ng konting mga assistance, Mr. Chairman. Yun po lamang. Maraming po salamat. Refer to the Committee on Appropriations and Committee on Youth and Sports. The Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, observation lamang po sa privilege speech rendered by the Honorable King Umali, Mr. Chairman. Ako'y nagtataka sa ating pamahalang ito, Mr. Chairman, na kailangan ho tayo nagbibigay ng parangal, nagbibigay ng insentibo sa mga nananalong mga tagalipa na nagkukumpit internationally, locally, Mr. Chairman. Bakit hindi ho ang gawin natin, Mr. Chairman, ay itong mga tao, mga tagalipa, lalo na yung mga kabataan, ay dapat rin may ayuda na bago pa sila sumali sa mga competition, Mr. Chairman. Dahil para gahong ginagawa natin, tayo'y tagasambot ng karangalan, bibigyan natin sila ng karangalan kapag nagkakaroon ng kapanalunan. Tama ho yun. Dahil alam natin bigyan ng karangalan ng mga talo. Pero dapat din ho natin i-recognize yun ho mga natalo din na nag-exert ng effort para sa lungsod na Lipa. Siguro, Mr. Chairman, may isa hong subject matter na ipinasa rin dito ating mga samahan. Siguro, Mr. Chairman, ang dapat din ho natin ay magkaroon tayo ng pondo para ho sa mga kabataan na sasali o lalahok sa mga iba't ibang competition sa dito sa ating bansa at sa international competition, Mr. Chairman. Kaya siguro, Mr. Chairman, it's about time din na yun pong isang ordinansa na ako ho ang author noon, yung pagka-create ho ng Lipa City Sports Council, it's about time, Mr. Chairman, na ma-implementa na kung saan ho ang idea ho noon hong ordinansa ngayon, lahat ho ng atin hong mga kabataang atleta, Mr. Chairman, ay magkaroon ho ng pagkakataon na sila ho ay mapalaban sa ibang bansa o dito ho sa atin ho sa Pilipinas na ang ayuda mismo, Mr. Chairman, ay manggagaling sa local government, Mr. Chairman. Kaya siguro ho, ito ay pagkakataon na doon ho sa mga ordinansa ang gagawin ho natin, eh hindi yun ho pagkakananalo lamang. Saka ho tayo nagkakumahok, nabigyan ng karangalan, at para doon nangyayari, Mr. Chairman, ay napupolitika para humipolitika. Siguro pinakamaganda, Mr. Chairman, bago pa lumaban ang mga kabataan ito, may ayuda na ang ating pamahalaan ng lungsod na Lipa. Upang sa ganun, Mr. Chairman, hindi isa, dalawa, tatlo lamang ang maging champion na tagalipa. Hindi lamang isa, dalawa, tatlo ang magbigay ng karangalan sa lungsod na Lipa. Kung may ayuda ang gobyerno, siguro maaaring ang lahat ng sasali sa kompetisyong iyan ay maaari hong manalo, Mr. Chairman, at dagdag karangalan sa lungsod na Lipa, Mr. Chairman. The regarding po dito sa topic, the Honorable Monfero is recognized. With regards po doon sa privilege speech ng ating kagalang-galang Honorable Umali, at ganun din po sa sinabi ng ating kagalang-galang Mayor Silva. Sa akin ng pagkakaalam, ay meron naman hong ibinibigay na ayuda ang ating kagalang-galang na Mayor Menard Savili. At yan ho ay marami na hong experience yun hong ating mga kabataang dumadalo o lumalahok sa iba't ibang mga larangan ng sports. Kahit ho yung mga nagpunta ng US, ang alam ko ho ay binigyan niya ng ating Mayor Menard. At pati ho yung mga kabataang nagsipagpapanalo or ng mga nag-champion at nag-uwi ng karangalan, yan po ay pagka po pumupunta rito sa atin ay inaakla, binibigyan natin ng plaque dito ho sa usually ay lagi diyan ho sa may flagpole, at kalimitan po niyan ay ginagawa pag Monday. At bukod po doon ay pinapaakyat din po ng ating mayor, kagalang-galang Mayor Menard Savili, at binibigyan din po sila ng mga cash rewards. Ano ho? So, yan ho ay nasa record, at kalimitan nga po pag ho ako yung ma-attend ng ating flag ceremony
ay nakikita ko ang cash gift na ibinibigay ng ating Mayor Menard Chavili. Yun lamang po. Mr. Chairman. The Honorable Luan Singh is recognized. Mr. Chair, I agree with Consel Merlo po regarding na pagbibigay ng ayuda before na nagko-compete ang ating mga kabataan sa international or local sports. At dapat po, Mr. Chair, hindi lang sa pagbibigay ng ayuda, kailangan magkaroon sila ng motivation na lalong magsikap, magbigay ng effort palalo. Kaya, Mr. Chair, sana rin po mapag-aaralan ng komitiba ng appropriation na mabigyan din sila ng tamang facilities, training facilities, na lalong mag-excel sila sa kanilang bawat sports na kanilang piglalaruan, Mr. Chair. At tama rin po si Consel Merlo dahil pagdating sa before tayong magbigay pag nagbibigay po tayo ng ayuda before sila mag-compete, lalo sila parang naiinganyo lalo po sila para lumaban at lalo silang magsisikap po para to achieve their goal po. Yun lang po, Mr. Chair, sana po magbigyan ng pansin po ating mga kabataan. Kasi Mr. Chair, nung panahon po nga ako po yung committee chairman ng Youth and Sports, ito po yung nabuksan ko na din po. At siguro panahon na rin po, Mr. Chair, na ating bigyan ng pansin po ating mga kabataan. Yun lang po, Mr. Chair, maraming salamat po. Mr. Chairman, the Honorable De Castro is recognized. Maganda ang mga dikain ng mga nagsalita tungkol sa pagtulot, pag-ayuda. But please take note, this yung sinasabi ni Kagawa Dumali is just an incentive for this other mga athlete to strive harder. Kasi kung bibigyan natin lahat, wala na tayong insentibong ibibigay sa kanila. Ito naman kung sa ko'y pangangati para maobliga silang magsikap at maging masigasig para magkamiroon ng medalya at karangalan. Secondly, ito pong sinasabi na ni Kagawad Luan Singh, yung sinasabi nga kailangan magkamayroon ng pre-facility. It was included in our agenda item number 5, wherein the city mayor is requesting for a passage of a resolution authorizing him to enter and sign a contract of usufruct with the Department of Education Sports Division Lipa, represented by Ms. Ludi and Pasago, regarding the portion of the land to be used as the future site of the Lipa City Sports Academy. The mayor is already a projection on that matter regarding this training of our mga youth. The Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, ang kita ko ho, to say the liberty, ang kinakailangan ho natin, mag-apupay tayo ng pondo total ho, to 2017, by this coming October, tayo ho ay magpapasa dito ng budget for the year 2017. Siguro, Mr. Chairman, pag-aralan din ho ng komitiba na appropriation kung magkano pondo ang dapat ho nating ilaan para po dito sa ating mga atleta ng Lungsod Dalipa. Upo sa ganun, maganda nga ho, pagkakatapos, nabibigyan ng aralan, nabibigyan ng insentibo, nabibigyan ng medalya. Pero ang kinakailangan nun natin, Mr. Chairman, ihanda natin ang ating mga apat atletang ito para sila maging magaling na mga competitor pagdating ho sa iba't ibang larangan na kanilang kinabibilangan. Kaya Mr. Chairman, siguro hey, mapag-aralan ang komitiba at may repeto sa tamang komitiba na maglaan tayo kung maaari hey, na tayo ay maglaan ng malaking pondo para po sa nasabi ho layunin, Mr. Chairman. The Honorable Luan Singh, recognize. Regarding po sa incentives po, maganda ho na tayo nagbibigay ng incentives po after the game or nagbibigay po ng karangalan po. Siyempre po, we also considering yung mga nagko-compete ng ibang mga kabataan din na yung mga hindi nakakapagbigay ng karangalan din, pero nagbigay din silang effort. Sana ho, mabigyan din po natin sila ng ayuda. Kunyari, sports materials po nila, mga kagamitan po nila sa paglalaro, ay why not na pag-aralan ng ating komitiba na ito po ay ibigay na rin support sa ating mga kabataan. At secondly, Mr. Chair, maganda ho, at meron na ho talang nasabi pa si Honorable De Castro na meron palang mga request na mga training facilities na ho. But Mr. Chair, ang aking tinutukoy po ay yung mga
mga training facilities noon na medyo nasira-sira na ho, kailangan natin i-rehabilitate po. Ayusin po ulit natin. Kailangan po natin na katulad po nung one example po, ang swimming pool sa may Granda, correct me if I'm wrong. May nagte-training po mga swimmers na doon pagkatapos sila mag-training, ang kanilang mga paa ay sugat-sugat na ho. So ang kailangan po natin, Mr. Chair, ay magkaroon tayo ng pondo na pampaayos sa ating mga facilities po na nandyan na po. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. The Honorable Laman Ferro is recognized. Ako ay may hawak ho akong ordinance sa ngayon. Ito ho ay authored by our Honorable Rowena E. Sombrano Africa at Honorable Eric B. Africa, ng anong pong panahong iyon ay sila po ay consular pa lamang. Ano ho? Special Ordinance number 03-2004. Ordinance institutionalizing the provision of incentives in form of financial assistance to all Lipeños who won in regional, national, and international competition in any field of sports, cultural, or any academic-related activities. So with this, yung pong sinasabi ng ating kagalang-galang Councilor Umali ay nandito na. Meron na ho tayong ordinansa. Kaya ho, siguro, ay kung ito man po ay na-implement, hindi ko rin po alam, pero sa akin ng pagkakaalam, ay bawat manglalaro ng Tagalungsod, mga kabataang Tagalungsod ng Lipa, ay sila po ay laging pumupunta sa tuwihong tayo may flag ceremony at binibigyan po sila ng insentibo o cash gift ng ating butihing Mayor Menard Sabili. Thank you. The Honorable Umali is recognized. Ako po ay nagpapasalamat sa atin ng mga kasamahan, sa lahat po ng mga nagkokomento sa akin pong privilege speech, lalo-lalo na po kay Kusel Patmon at pinaalam po niya na meron na nga tayong ordinansa para magbigay ng insentibo sa atin po mga manlararo. Sana na lamang ay yun nga po, nirefer ko ulit ng atin hong Vice Mayor sa komitiba, mabigyan na lamang po siguro ng appropriation at sana po ay ma-execute yun pong atin pong ordinansa pong ito. At sana nga po magkaroon din po tayo ulit ng resolusyon na sa pagkakilala sa mga atleta pong ito. Muli po, marami po salamat sa atin lahat. Privilege, privilege speech, the Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, I have here a letter addressed to the honorable members of the Sangguniang Panglungsod through Honorable Vice Mayor Eric B. Africa. I have the honor to request the realignment of the amount of 10,000 pesos to be taken from traveling expenses local of the office of the Sangguniang Panglungsod to be made available to membership dues and contributions to the organization of the said office, signed by Mika B. Maralit, Secretary to the Sangguniang Panglungsod. Refer to the Committee on Appropriations. Lada pong privilege, reading of the minutes of the previous session, the Honorable De Castro is recognized. Mr. Chairman, regarding the privileged speech of Honorable Bureau Report, I already conducted an inquiry. Regarding reading of the minutes. Approval po ng minutes ng previous session. I see. I move that we dispense with the reading of the previous minute and consider and the same be approved. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The minutes of the August 9 regular session is approved. Committee report? The Committee on Ethics? I have already informed the body as to the outcome of this the privileged speech of Honorable Abiyo Rocafort. For the I think the body has or the member of this body has been impartial, and I submit this committee report for the information of the body. Okay po. So noted po, noted lang. Committee report number 2, Committee on Ethics. Before po we proceed po pala sa committee report, I would like to inform po this August body na hindi po makaka-attend si Michael Acusa ngayon. He regret to inform the members of the Sangguniang
nag-apologize po siya, hindi po siya makakarating ngayong umagang ito at meron po siyang previous commitments po siguro. Secondly po, yung pong ang kapulisan po, ang crime lab po ng pulis ay hindi po sila napunta sa Sangguniang ang paglunsod at meron daw po yung hindi po, basta hindi po pwedeng sila. Nagpunta na rin po tayo sa private ay meron po palang protocol yan na kailangan ng approval ng DOH ba? DOH, pero pwede po tayong voluntary pumunta daw sa kanila. Pero yung sila daw pupunta rito ay hindi daw po sila, hindi daw po pwede dahil kailangan pa ng approval po ng DOH. Yun po ang according po sa ating SecMight. So, information lang po the body. Proceed na po tayo sa... Ay, Mr. Chairman, regarding that... Oh, pwede. Mr. Chairman, regarding that matter, I think it will be doubtful as to the outcome of this urine test regarding this illegal drugs. Kasi kami pupunta, ay kung hindi muna kami magpunta at magpapahilo muna, magbabawas muna ng mga kwan, i-drain. Ay paano ho kung i-drain muna namin, hindi magiging epektibo ang outcome ng findings. So I request that the city secretary to write the DOH to for ano bang kailangan ng doktor doon para tayo iayudahan dito. Kasi kailangan biglaan ito. Hindi dapat ito yung may babala agad on the spot. Random drug testing. Silba? Yung gawin si Mike, ako sa isa traffic, yung pedestrian yung pinag-usapan natin. Ay, ibig sabihin, Mr. Chairman, kung wala si Mike Acusa, ang mga tao'y nag-iintay, ay wala gang padalwa o yung nakakaalam ho mismo para may sagot na ho agad tayo dito. Ay si may kakusa po, the Honor de Castro. Mr. Chairman, to shorten the discussion on the matter, I would just request the copy of that existing ordinance. If I read that and there is no such law, na pinapagbabawalan doon ang pedestrian, I join the clamor of the majority in para mas mabigyan natin ang mga panisingin tambo. Not only mga hindi magulang nang napasok sa lasayo. Anlay, yun ay na kuloy, dagdag ka na haba usapan. Hindi, sila ang taga saan kayo? Hindi taga-tambo. Oh, taga-Panisingin. Sinong hindi taga-Panisingin? Oh, wala. Oh, hanapin mo taga-Maraway kung nariyan. Alay, mga job order yan. Ay, for the consumption of the body, Mr. Chairman, may I be allowed to read this? Resolution in joining Traffic Management Division under the City Public Order and Safety Office to put a pedestrian lane near the gate of La Salipa. Whereas, the pedestrian overpass built near the former front gate of La Sal is rarely being used by students because of its distance to the new main gate of the school. This pertains to that, what I want is the resolution. Regarding that this national highway, if actually yung nga po yung resolution, so nung nagkaroon po ng resolution, naglagay na po sila ng pedestrian lane. Gawa po ng resolution yan. Ngayon lang po, pinawi po nila. Hindi, dun sa may lasali, talaga namang dapat naman may pedestrian po. Mr. Chairman, ay, what the... yun yung may lasal, nasaan dyan daw yung may lasal eh. May IB allowed to finish may... Walang pedestrian. Kasal ka dito, Honorable De Castro. Kasi para magkaliwanagan, ang laman nito ay lasal. Lasal. Ang inihingi, doon sa bandaroon. Ang inihingi namin yung bandaroon. Ay, wala pala ipinagbabawal. Ito magawa na tayo ng resolution to put directing the CIPOS to put a pedestrian lane and provide the barangay traffic and yung magkuhan, magmamanage. Ang atin ho resolution pamaya sa tamang oras, resolution requesting or directing the CIPOS not to implement to put pedestrian lane. At the port pedestrian lane for that purposes. Oh, okay. And with the assistance of the public works. Okay. Mr. Chairman, may I? Akin yung tingin, Mr. Chairman. You may. Mr. Chairman, sa akin yung tingin, para mas matibay, hindi yung resolution.
gawin na nating ordinansa para batas na, para if ever natanggalin nila pawiin ng pinta, may violation sila. Para sa ganun, mga taga, itong ating mga pedestrian, hindi ho mag-alala na isang araw papawiin na uli nila, isang araw ililipat nila. Tayo dito sa Sanggunian, magawa tayo ng ordinansa, isang batas, para permanente yan. At di, tayo na rin ang bumawi. May... Hindi yung resolution, Mr. Chairman, hindi batas, ordinansa, Mr. Chairman. The Honorable De Castro is recognized. Point of order, Mr. Chairman. The moment we close, we open a pedestrian or any highway, it requires public hearing. Kaya nga ho, Point of order, Mr. Presiding Officer. Point of order. What's the point of order? Yes, Mr. Presiding Officer, pinag-uusapan po natin ay ang ordinansa. Pwede ko kahong basahin yung ordinansa na ipinasa po ng Sanggunian Panlunsod. Basa. Sa or this is the ordinance revising the comprehensive traffic rules and regulations in the city of Lipa. This is 6 anong page to? Ang nakalagay ho dito ng jaywalking, Mr. Presiding Officer, all pedestrian crossing streets shall observe strictly the rule on jaywalking, which shall be enforced only when pedestrian lane have already been marked on our streets. Eh, dati ho'y meron, binura ho nila. So, ang ordinansa ho natin tama, sila ho ang nagbura, kaya ho nawalan bigla ng pedestrian lane. So, itong ordinance na ito ang nagpapatunay na meron ho talaga dapat na pedestrian lane doon at hindi dapat isinasara at hindi dapat nanghuhuli ng jaywalking. So, maybe we can request the Secretariat to furnish everyone a copy of this ordinance para ho mapagbasahan natin, and siguro ay masasertify ho ng ating pong Secretary na ito po ay tamang ordinansa. So, meron po talaga tayo doon na lane. Ang ginawa po nila, inalis po nila doon sa lane. Pero clearly sa ordinance po ang nakalagay kung meron eh hindi po bawal doon ang tumawid. Okay po, we'll proceed na po tayo. Okay na, basta pamaya sa tamang oras magpapasa kami ni Attorney Owing na resolution allowing po sa pedestrian sa... No, wag na nating guluhin, are. Yung kanina request mo, papunta si Akusa, hindi naman pumunta. Hindi naman pupunta mga hindi ito eh. Dahil mga yan, without the permission of the mayor, hindi pupunta ang department head dito. Mga department head ng mayor yan. O nga, Mr. Dama. Chairman, excuse. Nainit pa ulo. Mr. Chairman. Okay. Honorable Silva, recognize. Tayo ho dito ay narito para sa kaayusan, para ho sa immediate action na sanggunian. The reason why, sino ka tatawagin natin? Tayo debate natin ng debate. Hindi naman natin maintindihan. Sino ang tamang person? Katulad doon ni Nakusa, hindi dumating. Kasalanan baga natin. Mahalaga ay tayo ay nag-request sa kanila na alaman natin, paring Nilo. At padalwa, Mr. Chairman, nagkakagulo tayo, resolution. Ano ka ang dapat talaga diyan para yan ay permanent in nature? At tayo lang sa gunian ang mag-aamyenta ng isang ordinansa ay di dapat ay ordinansa at hindi resolution. Dahil kung yung resolution lamang, ay hindi rin natin, may binasa tayong ordinansa, hindi naman ho natin alam kung saan resolution Mr. Chairman. So it's, I think, Mr. Chairman, ito ho naman, Mr. Chairman, para sa kagalingan ng mamamayan ng lungsod na Lipa. Kaya ho, naka-refer sa committee ba? Let the committee decide, Mr. Chairman. The Honorable Umali is recognized. Mr. Chairman, napakaganda ng sinasabi ni Cosiel Merlo, isang ordinansa ulit. Ano ho? Pero ang akin, pag mag... Ang madali ho yung resolution eh. Sinasabi na ho ni Cosiel Nilo, and I believe Councilor Owing is already amenable. Pagka ho tayo, pagka ho yan ay ordinansa ang ating gagawin, ay siguro dapat pa committee hearing ho natin yan. Yun lamang po ang akin hong palagay. Pero kung gusto nating madali, ay resolution. Tulad Mr. po na sinasabi ni Consul Katipo. Honorable De Castro. In consonance to the manifestation and statement of Kagawad Merlo Katipo, ni Merlo Silva, there is an existing ordinance.
as have been read by Consul ni Mendoza, Bibong, eh meron doon pedestrian in race. So the best thing to do is just to pass a resolution to restore the pedestrian along that way. And with amendment, with additional, to provide the traffic will mount. Doon. Yun lang. Hindi, sabi nito, meron daw eh. I trust the statement. May record na may ordinasa. Kasi... Without the line. Ano po, si Attorney De Castro po sa floor. Tuloy po. Resolution na po ang gawin natin. And ngayon na ay pagsamahan na natin. Magtatalunan pa. I move that a resolution be passed and approved by the Sangguniang. Hindi. Kasi tatagal lang eh. Tatagal lang. Ito na may naghihintay pa mga abuti pang tanghali. Wala man tayo pinakakain. Tamaga. O edi aproba na yun. Labas at yun to okay. Restore the pedestrian. Second motion. Sige po. Tayo po ay nasa part po tayo ng committee report. Unless there's a someone from the floor who will move for the ano ba yan? Urgent matter. Motion for the three reading principle be waived. So pwede po nating entertain. Okay, Attorney. I move that the three reading rules be waived and that this matter be considered as urgent. Any second? Second the motion. Discussion? Objection? No. Hearing none? The motion duly seconded is hereby approved. Motion? Ako na. Ikaw na, Minilo. Akin ho, kami ng motion sa pangunguna ho ng majority floor leader ang isang resolution ng pagdirekta ibalik na ibalik ang jaywalking sa po magnod apidis mali kasi tignan nyo resolution ha, tignan nyo ang ordinansa sinabi na ordinansa pag may guhit may jaywalking, no jaywalking, pag nawala ang guhit jaywalking, pag walang guhit walang jaywalking. So kaya ho, ito ay isang resolution na nag-uutos sa Traffic Management Division, CIPOS, na huwag mag-implement ng no jaywalking sa area ng Panisingin portion up to Shell of Masagana Subdivision. Sa kadahilanan, yun ang sinabi ng ordinansa. Ibalik, pag-ibinalik ang pedestrian lane, makaka-jaywalking. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. Mr. Chairman, Honorable Silva is recognized. With due respect to the Honorable Katipon, siguro ang resolution natin ay resolution requesting the... No, not requesting. Hindi tayo dapat point to restore the pedestrian lane on that particular place, Mr. Chairman. For the reason, Mr. Chairman, may ordinansa na tayo. Kung implementa ho yung ordinansa, kung walang pedestrian lane, walang jaywalking. Walang jaywalker. Walang jaywalking. Ay ngayon na inalis, siguro ang sentiment natin mga samahan, magkaroon ng pedestrian lane. So I think it is the proper resolution to be By this one. Ako ho hindi nagre-request sa TMD. Ako ho yung nag-o-order. Hindi ho maaari re-request tayo diyan na mas mababa sa atin. Directing. Tayo halal lang tao. Directing. No. Directing. Okay. National daw ho yun. Dapat daw sa DPWH with the coordination with the CIPOS natin, DPOS. Yan, Attorney Wing, sponsor kasi wala nang hindi na kailangan ng public work kasi meron tayong ordinansa. They did not question this existing ordinance. Ang nangyari, tinanggal ang pedestrian. Di ano remedyo to restore that pedestrian and provide the traffic enforcer there. 24 hours a day to protect the limbs and lives of the taga-Panisingin. Yan, okay. Any second to the motion? I second the motion. Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Okay po. Ako lang yung may tanong. Sino yung Jay na yan? Walk ng walk yan? Sino yung Jay na yan? Walk ng walk? Ika?
Doon ko nakita ang Pokemon kahapon. Sige. Okay. Committee report, Committee on Public Ethics. Comment on the Honorable Montero. Thank you. Take note lang po, mga kasamahan kong konsehal. Last session natin, ang inyong sinasabi ay ang traffic diyan sa Maylasal. With this, ay for sure, ito ho ay magiging cause ng traffic. Yun lamang po. Thank you. A reaction to this statement of the Honorable De Castro is recognized. Although he's my party mate, I am... Hindi ko sa sinasansala ang kanyang magiging cause ng traffic. That's why nga po maglagay doon ng traffic enforcer. Maglagay ng traffic enforcer doon, tapos may karatula nakalagay. Oh, stop, go, pedestrian crossing. Yun na lang, kasi talagang dapat imina, mauna nang mabangga, huwag mangyayari yung mga nagtatraffic sa ating mga tagapanisingin. Okay, so you know, gusto ko lang akong liwanawin na ito'y resolution directing the TMD. Tapos isama na rin doon resolution sa resolution kaya na maglagay sila ng TMD doon hanggat may tao doon tumatawid. Okay. Sige po, committee report number 2, Committee on Ethics. The Honorable De Castro is recognized. How about this committee? I already submitted this committee report number 1. This pertains to my to the unusable and unserviceable government vehicle. I conducted in a committee hearing and naparnisan ba ang mga I'm declaring a 1 minute recess. Number 2 po, committee report number 2. Yung kay Commissioner Labir ay stano. Yung service vehicle ay already conducted an investigation. But there was a conducted an investigation regarding this unusable and unserviceable vehicle of the city government of Lipa. And I invited the GSO, every city councilor, the city administrator, the city engineer, the commission, the auditor, and the accountant. According to GSO, Ms. Marilyn Molino, there are 75 units of unserviceable vehicles in the GSO compound with estimated appraised value. Napakamuraw nito, 375,000 ay katagal-tagal na lalo lang naglulumain. The sale of said unserviceable vehicle by auction will be beneficial to the city government to avoid further deterioration of the properties and equipment, consequent depreciation of the value and systematic disposal of this vehicle will enable storage areas available for other purposes. Ms. Molino stated that there is a need to request the Commission on Audit for inspection, assessment, and authority before this vehicle be auctioned to the public. So my recommendation is the committee instructed the City General Service Office to immediately request the Commission on Audit for inspection, assessment, and authority to service unserviceable vehicle to be auctioned to the public. So, this is only a partial committee report, Mr. Chairman. Motion for the adoption of the committee report. By wala na si Ken. Seconded. Discussion, objection, committee report number 01993. Committee report of 004, committee on ethics, hereby adopted. Next committee report. Committee report number 3. Letter of the City Administrator, Attorney Leo, latido by authority of the City Mayor, addressed to the transfers to the members of the Sangguniang Panlunsod, through the City Vice Mayor, Honorable Eric Africa, for the passage of a resolution granting authority to the City Mayor
Honorable Maynard's ability to negotiate and enter into an agreement contracts deeds for and in behalf of the City Government of Lipa, including the authority to sign document such as but not limited to both check and other disbursement paper and authority to accept donation. Motion for adoption. Hindi na sa inyong akin ko ang committee report. Ito ka ito. May we request the secretary to recommend my findings and the recommendation of the Committee on Ethics and Accountability. Alabo ng mata ko eh. Ayan, ang committee report. I look for the approval of the recommendation. Recommendation. In view of the foregoing, this committee recommends the approval of the same and the passage of a resolution authorizing the City Mayor, Honorable Maynardo Isabili, to sign documents such as but not limited to vouchers, checks, and other disbursement papers in behalf of the City Government of Lipa, and to negotiate and enter into contracts and agreements and to accept donations subject to the ratification of the Sangguniang Panlunsod. Any second? Seconded. Discussion? Discussion. The Honorable Katipon is recognized. Ang akin lang ho di yan, yung non-limited, hindi ka naman masyadong overpower diyan ng mayor na no, kahit pasabihin subject for ratification dito sa history ng Sangguniang Panlunsod, once na ito'y nabigyan ng authority, ratification is always right. Now, if there's any objection, the moment it is submitted for ratification, you have an open eyes, a hearing, and you can interpose objection. Yes. At any rate, the protection of the public is guaranteed by the ratification of the Sangguniang. Yes. You can voice out if there is some defective on the matter to be presented by the mayor for ratification. This is a kwento noong nakaraan na mayroong full authority na sinabi ni Don Linatok, the previous city councilor, na hindi dapat full authority ang mayor, dapat piecemeal. Kung ano iparatipay, yun lang ang aprobahan ng Sangguniang Panlunsod. Para doon sa tinatawag na transparency. Ngayon, paano natin makukuha ang transparency? Tanggap niya ng negosasyon. Dahil siya may authority, then the ratification will come. And the ratification will, this is a disadvantage to the city. No. Why na, bakit ako sasama ko dyan? Bakit ako hindi sasama? Kung sa bawat kontrata, para ipikuha sa Sangguniang, piecemeal, isa-isa. Kasi, tayo naman, matyaga tayong pumirma doon sa ating resolution dahil yun ang napagkasundo sa IRR. Hindi pagtsagaan din natin isa-isa gratify lahat na alam naman ninyo ang trabaho ng isang alkalde. Saraming dokumentong nadating sa kanya. Sarami ng mga negosasyon na dapat niyang pasukan. Hindi lang yung mga papel dito sa City Hall. Eh, napakabigat na ito. That will be, it will take time for the mayor to act on any contracts. He can delegate the city administrator. No, the city administrator has no authority to enter into a contract. Okay. It is only the mayor. Di agwantahin ng mayor isa-isa ibigay sa Sangguniang Panlunsod para may matrabaho sa Sangguniang Panlunsod. That will be the problem of the mayor. It is only to expedite the matter and to lessen the time to be spent by the mayor in acting on all contracts, agreement, or whatever matters necessary pumasok siyang lingkod bayan, pumasok siyang mayor. So the sacrifice is there. So sakripisyo yung talagang magtrabaho. Di, we see the this mayor. Naglilingkod sa bayan ka eh. Kita natin ang mayor natin, laging naririyan, hindi naman nag-aasin ng oras. Lahat inaatinan. Lahat, it's strange matter which the mayor, although he is not the proper
person concerned to attend to the matter. He attended the matter. He faced the people. There was no kasi kaya ko ito kinukuha ng attorney. Gawa nang ang pinaghahawakan ko dito, yung ginawa in sponsoran ni Consul Dolinatok na revoke yung authority ng mayor. Blanket authority para magkaroon nga rin ng transparency at ma-scrutinize ng sangguniang ang panlusod. So, pumayag kami, sumama kami kay doon noong panahon ngayon na ratification ng piecemeal. Kung anong iparatify ng mayor o bigyan ng authority ng mayor, halimbawa, construction of cultural center, repair. O bibigyan namin ng authority, sige, construct mo. Then, after that, inalis na namin ang ratification. Dahil malaki ang tiwala namin sa punong lusod, kaya naalis namin ang ratification. With due respect to the former councilor, Atty. Bior, meron siyang nasa isip na ipismil. Pero ako, hindi na dapat ipismil. Kasi panahon ang ating hinahabol dito. Kung dadaan pa ulit, dadaan dito for the approval of the sanggunian, dadaan din ratification. The ratification will protect the interest of the public which you are talking about. Yes, I know this. Rest assured that as a member of the sanggunian, I cannot join any matters which will endanger the honor of our members as well as the people, the city of Lipa, as well as our citizenry. Kaya nga ho, wala naman difference siya kung ating bigyan ng authority. Ang authority nga ho, mayor, bawat kontrata, bigyan ng sangguna authority, kami sasama. Pero yung sinalagay mo, blanket authority and no limited to butchers and anything, ay napaka-sensitibong, napaka-superman ang ibibigay natin kay Mayor niya. Sobrang power yan. At any rate, Mr. Chairman, I have been ventilated my position. That, I vote for the division of the House. Yes, yeah, sige, motion of the House. For division of the House. The Honorable Mendoza is recognized. Marami po salamat sa atin pong Vice Mayor at tayo po'y nabigyan ng pagkakataon pa rin ho na may discuss natin ito hong ating committee report. Ang akin lamang pong katanungan din, isa sa mga katanungan ho, kasi nabanggit po ninyo kanina na para naman ho hindi mahirapan ang ating mayor sa dami ho ng kanyang ginagawa, mas magaling ho na sabay-sabay ng paaprubahan ang na mabibigyan po siya ng blanket authority. Di ko ho ganyan din naman yon. Bibigyan ho natin siya ng authority, kung piecemeal man po ang gagawin natin, babalik din ho dito sa sanggunyaang panlunsod para i-ratify. Kung katulad ho ng ginawa ho namin nung nagdaan ho administrasyon na hindi na ho dumadaan sa ratification, piecemeal po ang authority ng pagbibigay po sa kanya sa bawat kontrata. So it lessens the red tape at ito hinababawasan din ang pagbalik pa ho dito sa sanggunian panlunsod. Because we know na kailangan i-agenda pa, kailangan po pag-usapan pa sa session, although the three reading rule can be waived and can be approved on the same day. Pero pagkatapos po nun, babalik pa po uli sa mayor's office, babalik pa ho uli dito sa sanggunian panlunsod for another week or 2 weeks pa rin ho. Yun ho ang isa ho sa katanungan ko kung bakit ho mas lalong bumabagal. Ang pangalawa po, hindi na ho natin makikita ang kontrata. Makikita na lamang po natin ang kontrata pag ito'y iraratify na natin. Eh sa ratification po, nakapirma na ang mayor, nakapirma na ang other party, hindi na ho natin mababago ang kontrata kung meron man po tayong gustong i-amend, kung meron man po tayong gustong idagdag, kung meron man po tayong gustong bawasin. Papaano po ang mangyayari doon? Tayo po ay, I don't think this is the right word din na gamitin, magiging rubber stamp lamang tayo kung ito po ay ganyan ang mangyayari at iraratify na rin ho kagad ng sanggunian na hindi ho natin nakikita ang kontrata. Before, ang pangatlo pong point ko po dito, sa blanket authority po na pagbibigay po natin, kanabasa ko rin po diyan na meron din pong right para ho sa bonds. I know it is under the local government code
na meron pong bonds pero pwede pong umutang, pero kailangan din naman ho natin i-scrutinize din ng maigi kung para saan po yung pag-utang, kung para saan po yung bonds na i-float, kung magbebenta ho ang lipa ho ng mga bonds. Siguro naman ho'y nararapat na tayo inilagay din dito ng ating mga kababayan na bantayan natin lahat din ng galaw, kasi we are, ang check and balance ho is up to the sangguniang pandunsod. Kung tayo po'y magbibigay ng authority, sasabihin na naman po, uutang uli para sa pagpapagawa ng sports academy, uutang uli para idagdag sa atin pong palengke, and ang atin pong matatanggap na lamang dito ay ang ratification, which we cannot do anything but to approve the ratification because it is already a contract between the mayor and the other party. I know ang atin pong mayor ay maganda ang hangarin, pero syempre ho, meron din naman pong hangarin ang sangguniang panlunsod to protect the interests of the people. At kaya po tayo na andito sa sangguniang panlunsod, we are protecting the interest of the public, at lalong-lalo na ho ang ating mga Lipeños. So I think, Mr. Presiding Officer, it is better that we scrutinize everything, all contracts that were, that na kailangan hong pirmahan at kailangan po nating aprubahan bago ho natin i-ratify. So Mr. Presiding Officer, I think mas maganda po na magkameron po tayo ng piecemeal na pag-a-approve ng authority para sa atin pong mayor. Silva is recognized. Mr. President, Mr. Chairman, sir, I want to react on this. Waiting for the... I want to react on the... The Honorable reaction and answer, Mr. President. May question pala, hindi ko lang na... Maganda po ang kanyang sinasabi na maraming trabaho ang ating alkalde. Ako'y natutuwa naman at naunawa niya ang pangsyon ng isang alkalde. Ngayon yung peer nila na basta na-approve ng sanggunian, you have the right to interpose or question the any contract or agreement entered into by the mayor the moment it is presented. The public in that instance is already protected. Even the city government is protected because we are here to protect the interests of the citizenry. You and I will be joining together. If this contract will be adverse to the city government as well as to the citizens of Lipa. Mr. Chairman. The Honorable Silva. Mr. Chairman, blanket authority ang hinihingi ng mayor. What's the matter if we approve granting a blanket authority to the mayor? At ano ho ang disadbantahe at advantahe pagdating ho sa proyekto or sa programa ho na City of Lipa? May no from the proponent? Yung advantahe niyan ay madadali ang mga bagay-bagay na pinapasukan ng mayor at yan naman ay protektado ang interest ng publiko sapagkat ito ay iraratify. Hindi makakalusot yan dito sa atin kung ayaw nating iratify. Kasi the ratification will determine, the sanggunian members will be given the opportunity to scrutinize the contract or any agreement entered into by the mayor. If you think in your mind that it is adverse to the city as well as to the citizenry, yan, it will not pass through the sanggunian. May I know from the chairman, history will judge. History will judge kung may kumakampi sa bagay na hindi maganda sa ating sudan. Ano, point of order. What's the point of order? May point of order is the floor is mine, Mr. Chairman. No, that's a point of order. That's a parliamentary... Very strong ho yung pag-i-sponsor ni Attorney De Castro do sa kanyang rekomendasyon na blanket authority. So, any question siguro, yan, nandiyan si Attorney na ini-imperte niya, pero nandoon pa rin yung pagdidin niya na paaprobahan yung committee report. So, I move for the Division of the House, Mr. Before the Division of the House, the Honorable Silva is recognized. Before we put it into vote, you must know, ano ang advantage at disadvantage? Hindi yung basta siya, ganoon. Mr. Chairman, may know the disadvantages if we will not approve the request of the mayor. Mr. Chairman, I will defer the consideration by the body next hearing so that I will study the clamor of our... But point of order, you have already sponsored and there is a second motion. Now I will moving for the division of the House. As a proponent, Your Honor, I have the ample authority to withdraw the motion for the approval. So I move for the deferment
of this committee report? I think, Mr. Chairman, there's a vote need for the deferment of the committee report. There's a motion for deferment. No, no, Mr. Chairman, I cannot accept the one. At dahil ito ho ay sitwasyon ng approval, nag-move ako ng Division of the House. So, sino ho ngayon? May second motion ng Division of the House. I am the proponent. I should be wisely enough, Mr. Chairman, to hear the grievance. There is a two motion, Mr. Chairman. Mr. Motion rendered by the Honorable Katipon for the Division of the House, and there's a main motion rendered by Honorable De Castro. Which motion comes first, Mr. Chairman? I think, Chairman? Mr. Chairman, it is the authority of the committee chairman whether to have it handed to the member of the Sanggunian for consideration or I withdraw despite there's a motion. Which motion? Okay po. Ruling po from the chair. Main motion po natin ay yung approval po ng committee report. Motion by motion. Honorable De Castro and duly seconded by the Honorable Rocafort. So during po sa discussion ay meron pong objection. There's a motion for a division of the House. So atin po munang itatakil before po yung withdrawal ay yung pong division of the House. Then after po ng division of the House, then saka po natin iaano ulit yung approval po ng committee report. So yun po ang sequence ng pag-approve po ng committee. Those who are in favor of the motion for the division of the House. May motion na po for division of the House, duly seconded na po. Those who are in favor of the committee report, 005 of the Committee on Ethics, please raise your right hand. Those in favor, Councillor Monfero, Councillor De Castro, ABC, Councillor Wong, Councillor Avior, and Councillor King. Those who are not in favor, please raise your right hand. Not in favor, Councillor Lopez, Gosos, Katipon, Mendoza, Luansing, and Silva. We have the committee report, the adoption of the committee report is lost. Next committee report. Committee on Housing and Land Utilization, the Honorable Umali is recognized. Mr. Chairman, I'm requesting every member of the Sanggunian, the Honorable Umali, as the floor. Mr. Presiding Officer, by the authority vested in me by the Chairman of the Land Use, I move that we pass a. I move that since we have all the copy of the committee report number 2016-017, I move that we pass an ordinance reclassifying agricultural to residential use the land or property of Mr. Brian Tan. And Mr. Chairman, the property of Ms. Luzbiminda Ona of Barangay Cayumangi. Move for the passage of an ordinance, Mr. Chairman. Adoption po muna. Adoption po lang muna. There's a motion for adoption and a second. Adoption. Seconded by the Honorable Committee Report number 017. Discussion, objection, the chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Committee Report number 5, the Honorable Wong is recognized. Mr. Chair, the committee report
number EDUC 2016-001 refers to the letter of Ms. Ludi Pasagi, OIC, Schools Division Superintendent of Region 4A Calabar Zone, addressed to the Sangguniang Panlunsod requesting for a passage of a resolution authorizing the Honorable City Mayor Maynardo Sabili to enter into and sign a contract of usufruct with the Department of Education, Schools Division of Lipa, represented herein by Ms. Ludi Pasagi regarding a portion of land to be used as future site of the Lipa Sports Academy. Everyone having a copy of the committee report, I request to dispense for the reading of the committee report. And the same be approved. And the same be approved. Any second? Seconded by the Honorable Rockford. Discussion. The Honorable Katipon is recognized. So, Mr. Chairman, sa kay Ma'am Gwen, ito ho ay dapat ho talaga. Ito ay, hindi naman ho sa pagkukuan. Ito ho ay pinag-aralang mabuti ng committee. Nagtanong sa legal. Dahil sasabit ho dito ang committee pag ito ho itinuloy nyo. The future site of the Lipasi Sports Academy. Araw-araw, dinadaanan mga sports academy na nakabitin na ang pondong ginamit niya na 99 million ay SEPPAN. May problema niya sa COA. Unang-una, dapat tinanong niyong COA. Second, anong pondong ginawa niyan ay DepEd, yung tinatawag nating SEPPAN. Ito bilang consideration po at hindi po pagsalangsang o pagkontra sa inyong committee. Kung maaari ho, ma-deeper dito para ho sa inyong kagalingan. Napakasimple ho ng Lipa City Sports Academy. Mabigat ho ito. Ito ho'y para sa inyo, hindi ho ito para sa lahat. Dahil dito ho tayo malalagay sa ombudsman kung sakasakali. Nakatirik ho yun, may kaso sa COA, may suspension sa COA. Ngayon, sasabihin ho natin, kukunin natin yung school division of Lipa to contract usufruct with the Department of Education na may problema ho. Alam naman natin nakatayo, hindi ho ito future site. Mr. Chairman, may be recognized. The Honorable De Castro is recognized. Considering that there is a matter brought out by Kagawad Katipon, there is a problem as to the construction of that sports academy long time ago, what every year. If with due respect to the proponent and the chairman of the committee, I move that it be deferred and take into account to study those things brought out by current. There's a motion for deferment. Any second? Second. Hindi, kasi ako sa tunay, si, hindi naman sakwa, si Gwen magaling, marunong, maayos, pero ayaw ko mapahamak yung tao sa committee report nito. Withdraw mo yung motion. Okay, I, in due respect to the to my colleagues here, I defer the submission of the committee report. Committee report number 5 is deferred. Next, committee report. Wala na ba? Unfinished business. Committee on Ways and Means, the Honorable De Castro is recognized. What is that matter? I move for the deferment, Your Honor, because I foresee the outcome of the record. I foresee the outcome of the votation. So, I want to secure myself. They are laughing. And of the record, yung aking mga item, I move for the deferment. Committee! I know from the proponent, what is the reason why he moves for the deferment of that issue, Mr. Chairman? Mr. Chairman, I will vote for that matter. Mr. Chairman, it is my personal intention to be deeper. I cannot reveal the reason why. Yeah. It because po. It will endanger. Actually po, hindi naman po siya nag-motion for approval. And prerogative po yun ng chairman na i-defer po ang committee report. So committee report po, Ways and Means 2016-001 is deferred. Yan ang Mr. Chairman, excuse. Kaya ho ako yung nagtataka. Ako yung handa ho ngayon makipag-debate sa kanya regarding the amnesty of the legal taxpayer, Mr. Chairman. Next committee report. Gusto mo makipag-debate, open. Payagan natin ni Chairman. Unfinished business. Unfinished business. With the permission of the majority floor leader, this is the concern of our two councilor.
Kunsel Puwa and Kunsel Patmon. Ah, hindi. Hindi pa muna. Meron pa akong isang committee report yung sa kay Attorney Aberdugo. Ayan ah. Brigola. Ayan pa. Attorney Committee on Ethics. Your Honor, because of the inaction of the Sangguniang, although it is attributable on my part, this request of the City Mayor for the concurrence of the payment of Attorney Percival D. Brigola to the position of City Government Department Head, I think it already passed the prescriptive period of 15 days, so it is deemed approved. No need for further discussion. Yes, po. So business for the day, Mr. Secretary. This is for the day. Number one, supplemental budget of Barangay 1. Committee on Appropriations and Barangay Affairs. Number two, reclassification request of Primo Novino. Committee on Land Use. Reclassification request of Marilyn Maranan. Committee on Land Use. Reclassification request of Mickey Ogawa. Land Use. Reclassification request of Corazon Manggiat. Land Use. Reclassification Land request of Bernard Bautista. Land Use. Ronald Salvador. Land Use. Wilma Bravo. Land Use. Letter of the City Administrator to the SP requesting for the approval of the alteration plan and alteration plan analysis of Bel Air Residences. Land Use. Number 10, letter of the City Administrator to the SP forwarding resolution bilang 016-16 adopted by the Sangguniang Barangay of Barangay Maliitlit. Barangay Affairs and Good Government. Number 11, letter of the City Administrator addressed to the SP requesting for the realignment of the amount of 229,000 pesos. Appropriations. Number 12, letter of the City Administrator addressed to the SP forwarding kautosan bilang 2016-04 of Barangay Anilaw Labac. Barangay Affairs and Peace and Order. Number 13. Mr. Chairman. What's the point of order? This is a referral of these matters to particular committee. Please let it be, I wish to invite and recall the Honorable Buddy na si Consial Kagawad Gwen, Honorable Gwen Wong, decline or withdraw as the chairman on the Committee on Labor. So I move that in replacement of Kagawad Gwen Wong at Consial Abior be appointed, be designated as the chairman of the Committee on Sports. Kasi Committee on? I move that Labor. Tapusin po muna natin itong business for the day. Dadalawa na lang naman po. Mr. Chairman, kasi po baka mami ma-repair eh. Okay lang po ito. I-assume po yun ng bagong chairman. Sige po. Number 13, letter of the City Administrator to the SP forwarding kapasyan bilang 2016-042 Barangay. Refer to Committee on Barangay Affairs and Peace and Order. Number 14, letter of the City Administrator to the SP forwarding resolution number 2016-041 of Sangguniang Bayan of Taysan, Batangas. Committee on External Affairs. Number 15, letter of Francisco Pautagana Palika Fosca. Committee on Senior Citizens. Number 16, financial statements of General Fund Consolidated, General Fund Proper, 20%. Noted. PFE. Number 17, petition letters of Presidents and Students. Committee on Peace and Order and Traffic. And number 18, pending referrals to various committees from previous Sangguniang term, July 2013 to June 2016. Noted. The Honorable De Castro. Mr. Chairman. The nomination po. I move that the chairman for the Committee on Sports. Labor. Be considering that is presently vacant because of the withdrawal of Consul Gong. I move that a committee be appointed or be designated on the Committee on Labor. Sino po? Si Consihal? Abior. Abior. Any other nomination? I second nomination.
I nominate Kagawad Merlo Silva to be the chairman of Labor. I am not accepting the nomination of Kagawad Katipo. Tinatalikuran mo ang paglilingkod sa bayan? May request that the statement of Kagawad Merlo Silva be put on record that despite the nomination without having been acted upon by the body, he declined to serve the people. Paliwanag po kayo. Alam mo nyo, Mr. Chairman, sinasabi lagi ho ng ating mga kasama na lagi tayo nagkais, magkaisa, wala ng politika. Pero despite the fact, we have a committee of nothing, Mr. Chairman. Tapos sinasabi rin ho nila, Mr. Chairman, ay yun mga committee ba, ay parang hong kayang-kaya na nila. Kaya ho, bakit pa tatanggapin ng isang Abang Merlo Silva ang maging chairman ng isang committee ba? So sa akin tingin, Mr. Chairman, kulang pa ho ang mga committee sa atin ng magagaling nakasama. Sa akin nga ho, gabi-gabing ginawa na, ako'y nag-iisip pa kung ano ba mga committee para madagdagan pa sila, Mr. Chairman. Put in the record, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I want to react on this statement na kayang-kaya namin. We are of equal footing here. And the fact na ikay nag-withdraw, you are under your oath. You have to serve the people of Lipa. In fact, during the time that we are campaigning, paglilingkod ako sa bayan, ngayon binibigyan ko ng umitiba, nag-withdraw ka, let the people judge on your withdrawal. Yun lamang po. Aside from that, this is a simple matter. Why me move for the division of the house regarding the appointment? It will only prolong the agony of the Sanggunian as well as the people here. Mr. Chairman, yung gano'ng pagtanggap at hindi pagtanggap na ako, yun yung pagtalikwas o pagtalikod sa pananungkulang sinumpaan natin, Mr. Chairman. Sa akin tingin, Mr. Chairman, sa akin ang tingin, kami hindi makakapaglingkod sa ating mga kababayan na kahit wala tayo komitiba. At sa akin naman nung tingin, mas maganda nga ho yung kami hiwalang komitiba at nang nalilinawan ho ito ho mga mimarong mga komitiba. Nomination, beside Consel Silva. Kung wala na po, our new chairman po ng Committee on Labor is Honorable Abior Rocafort. Mr. Chairman, there are matters during the previous Sanggunian which remain unacted upon or unfinished. Voluminous record, 18 and over sa akin. So I'm requesting that there must be a formal referral to the committee concerned. Kasi napakarami po, wala akong authority galing sa inyo. Napakarami, may limang po ho. Anong ginawa ng ating mga konsel nung araw? Gato po. So, lahat po ng mga naka-refer na po siya sa committees. So, yung po mga previous po na hindi na-actionan ng dating sanggunian, ay siya po ay automatic po nating nire-refer sa lahat po ng committees involved. So, the corresponding committee. Apo. And with respect to that, I will request the secretary to provide me all the inputs and all the document what transpired during that period. That this was any comment so, or any... Okay. Ang iyo atin pong standing committee division ay makikipag-coordinate po kay Attorney Oweng para po Mabrief ako, mag-guide ako. Kung ano po yung status ng mga referred na matters po. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable De Castro is recognized. Committee report number 2. Number 2, Mr. Chairman, I already submitted it to the body. For third and final reading na po. Oh, ano? For info lang. For info lang. Kala po may resolution na ina-enjoin po ang COA. Ay, hindi. Ang resolution po, ang COA
kuha na hihingi po ng pahintulog. Ah, okay. At para mag, o kaya hihintay din ang kanunang kuha para mag-inspeksyon sa mga dito sa atin. Okay. Inventaryo. Yun okay. Lamang po. Oh, the Honorable Puwa is recognized. Third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Brian Tan with an area of 250 square meters located in Barangay Pag-ulingin Bata from agricultural to residential use. For third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Gosos and Katipon Silva. Discussion? The Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, my parliamentary inquiry is this, Mr. Chairman. We are on the third and final reading, Mr. Chairman. May I know from the internal rules of the this council regarding the approval of third and final reading? Ang alam ko ho, sa third and final reading, ang a-approvehan natin yung resolution or ordinance. The content of the resolution and the content of the ordinance. It's about time na ito na ho itama natin, Mr. Chairman. Yun yung ating nagiging, tawag doon, nagiging laye, Mr. Chairman. Sa akin yung tingin, ang third and final reading, kinakailangan nandyan na ang ordinansa, nandyan ang resolution. So, we will vote for the content and not for the committee report, Mr. Chairman. Sa third and final reading, ang pagbubutuhan natin ay ang ordinansa and resolution. At there must be a content of that ordinance and resolution. So, ano ating pagbubutuhan for third and final reading? We do not know the contention of that ordinance or resolution, Mr. Chairman. May, pwede siguro nating tanong sa chairman ng laws kung ano ho ang nakalagay sa internal rule. Sa internal rule, ang alam ko ho, ang third and final reading, nandoon yung aaprobahan ng council, Mr. Chairman. Ang ruling po, ang comment po from the chair. Sa first reading po, yes, i-refer po natin sa committee. Second reading po, committee report. Ang ina-approve natin committee report. Sa third and final reading po, yun na pong ordinansa. Yes. At binasa po ni Consul Joel ang ordinansa. May, ito po natin pinagbubutuhan. May I know the content of the ordinance that we are going to vote, Mr. Chairman? Lifeline po, lifeline. Pagbubutuhan natin dito, Mr. Chairman, ang pagbubutuhan natin dito, ordinansa. Hindi naman yung committee report. So I think, Mr. Chairman, ang motion po ni Consul Joel ay hindi po approval of the committee report for third and final reading. Ang kanya pong motion ay approval po ng ordinance. Yes, Mr. Chairman. Nasaan yung ordinance? Mr. Chairman, katipon is recognized. The talented Consul Merlo Silva, yes, is very eager to know the content. There is already a second reading. In the second reading, there is a discussion. Yes. So in the discussion, lalabas dyan yung tinatawag na kuha ng approval na committee report, yes, as committee, yes, report. Ang ordinansa ay nandoon sa committee report. No, Mr. Chairman. Ang content of that ordinance or resolution that we're going to approve ay nasaan ga? Nandisek, kinanje. Ay, patigil. So, the Honorable De Castro is recognized. Alam niyo, Mr. Chairman, may the Chairman, may the Honorable Castro has the floor. The root of all things, what determines the propriety of an ordinance is the committee report. Let it be noted, you will read the contents of the committee report. It embodied already the proposed ordinance. So it's only a formality. No, Mr. Chairman. During the second reading, we approved the committee report. But the contention of the final reading, the third and final reading, nasaan baga yung contention na sinasabi ho natin? Now, whereas kung nasaan, ang pinagbubutuhan ho natin dyan, ordinansa. Tayo nga ho, sabi ko sa inyo, itama natin ho yung layo natin. Dapat before we approve the third and final reading, we have a draft ordinance na yun ang ating aaprobahan, or draft resolution na yun ang pagbubutuhan natin, yun ang aaprobahan. So, Chairman, alam mo natin, Mr. Chairman, malalaman natin ano yung format, anong style ng ordinansa, Mr. Chairman. The Honorable De Castro is recognized. Mr. Chairman, to expedite the matter, I will join kagawad ni Merlo Silva. Thank you. Regarding his request. But at this instance,
Hey, ito yung nagiging practice na dito. Okay, napaupo rito. Hinahanap ko nga yung inyong mga ordinansa eh. Pero hindi ako natutol. Alam ko mali sa laye. Pero yes, pagbigyan na natin, kasi mga kung lang naman yung clarification. Pero next time around, no, every Sanggunian member who will submit, who will propose an ordinance, will have a draft of the final ordinance, copy of the ordinance. Mr. Chairman, the Honorable Mendoza is recognized. Hindi pa. Hindi pa. Pag-approve dito. So that upon approval by the body, kung wala nang question, we, the member of the Sanggunian present, can sign already the document. Mr. Presiding Officer, siguro ang pinakamadali ho siguro para ho maaprobahan ho natin ang ordinansa. Ang sinasabi ho at tinatanong ni Consel Merlo Silva ay yung title po ng ordinance. Kasi the contents is on the committee report. So what we're talking about here is the title of the ordinance. So kung halimbawa katulad po nito may... Yes, oo. So ang siguro sa susunod na gagawin natin ay magkameron tayo ng yung mismong title na lalabas sa ating pong ordinansa at yon ang aaprobahan po natin. But not the draft ordinance, Mr. Presiding Officer. Kasi meron naman po tayo mga three-reading ruling na pwede naman po natin gawin at maipasa. So ang hinahanap po niya ay yung title lang po mismo ng ating ordinansa. At sa susunod nga daw po, ayun na ang gagawin. Mr. Chairman, sabi ho nila, ito daw lamang at sa susunod na. Ibig sabihin eh, bakit ho mali na isusundin pa natin? Alam niyo, third and final reading. Hindi. Yun ho yung final draft, yun ho ang final ordinance. Kaya ho siguro, dapat ho tayo maging alerto sa pag-approve natin for third and final reading. Dalo na rin yan, yung format, nandyan din yung style. Mr. Sana Chairman. Na may maano. So anyway, Mr. Chairman, nangako naman ho siguro, siguro ito ho eh, kailangan. Ay siguro, for the next time, Mr. Chairman, ay gayon siguro ho ang maging laye ng sanggunian when it comes to the third and final reading votes, Mr. Chairman. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, parliamentary inquiry lang po. Dito po ba sa ating internal rules, may nakalagay po ba na bawal tayong mag-aproba ng ordinansa o resolution for third and final reading na hindi po nakasulat? Wala. Kung ganun Mr. Chairman, nasa discretion po ng sanggunian kung aaprobahan ng isang ordinansa na i-discuss po natin sa committee report kung ito po ay gagawan ng kung ito po ay aaprobahan natin dito po sa resolution and ordinance for third and final reading. Maraming salamat po. Mr. Chairman, di wala nga ho, hindi ho pinababawal. Pero nakalagay ho di yan. Yung sa third and final reading, how do we approve the third and final reading, Mr. Chairman? I think the Honorable Gentleman from Barangay 3, siya ho ang author ng internal rules. Pwede ko hong makakita kung ano ho yung nilalaman ng third and final reading. Mr. Chairman, the reason why we approve also the to include in the internal rule, inilagay po natin na kinakailangan bago ilabas ang isang ordinansa o resolusyon sa sangguniang pangalungsod, ito po'y kinakailangan pirmado ng bawat miyembro nito ay para pag-aralan kung tama ang inilabas po nating resolusyon o ordinansa. Kaya nga po may karapatan ng isang miyembro na wag pumirma kung nakita niyang ito ay hindi naayon doon sa inaprubahan po natin sa sangguniang panlunsod. Ito po'y pinaamyandahan namin, Mr. Chairman, pero natalo po tayo sa botohan sapagkat hindi po natin nakuha ang numero na kinakailangan para matanggal sa IRR po natin yung pagpirma ng mga konsehal sa resolution o ordinansa. Kaya, Mr. Chairman... With due respect lang po kay Kagawad Abior, hindi po kayo natalo. Kayo po nag-sponsor noon. Hindi po kayo natalo. Kayo po nag-sponsor na maglagay ng pirma. Ang Vice Mayor po ay nag-implementa lamang ng ginawa niya pong rules. Yes, Mr. Chairman, but if you will also remember, we move that this provision be deleted from the IRR. We make the necessary steps to amend the IRR. But during the votation, we did not garner the votes required. Therefore, this particular provision was still in the IRR. The Honorable De Castro is recognized.
we consume too much time in this matter. And it's already 12 o'clock. Mr. Chairman, narito ho yung mga tao, pati ang ako, gutom na eh. Bawal nga sa akin na magutom eh. Sana maunawaan niyo ang sinasabi ko. Total naman, pumapayag naman si Kagawad Merlo Silva. Na next time around, please take note, member of the Sanggunean and our mga sekretariat, na ipipresenta na ng isang konsehal ang kanyang committee report, ay ihanda na ninyo ang draft ordinance. Ha? Please take note of that. Madali naman yun eh. Kukupyan lang naman yung committee report. Kaya palagi ko, Mr. Chairman, huwag na natin pahabain po ang discussion sa bagay nito po. Mr. Chairman, ako po yung nakikiusap na kay Merlo Silva. Yes, Mr. Chairman, may I? No, Mr. Diba? Chairman, hindi mo kinakailangan makiusap. Ang atin naman dito pinag-uusapan, kung ano ba ang dapat talaga natin gawin, ano ba talaga dapat natin sundin. May I know, Mr. Chairman, the contention of the provision on 30 sige final po reading, Mr. Chairman. Ganito po yun, ha, para po sa kalinawanan po ng members ng Sanggunean. Pag third and final reading po, dapat po talaga ay merong merong pong ipinakikita na ordinance sa paper 1 for third and final reading. Pero for expediency naman po, at yan po ay regular na ating ginagawa, eh pwede naman po siguro kung pagbobotohan po ng Sanggunean, pwede rin po yan nung wala. Nasa inyo po yan, nasa majority of all members of the Sanggunean. Pero yung pwede, yung sinasabi po ni Consel Merlo, tama po yun. Dapat po talaga, nakalagay nga po doon 3 days before the approval ng fourth, third, and final reading. Dapat po yung lahat ng konsehal ay may kopya. Pero para lang po mapabilis, ay inaalis na po natin yon. Depende po yan sa botohan po ng mga konsehal. So, the Honorable Puwa is recognized. So again, Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Luz Biminda. Hindi. Third final reading. Third final reading. Sige. Ha? Hindi, wala na. Urgent. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Luz Biminda Ona with an area 302 square meters located in Barangay Cayumanggi from agricultural to residential use. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Taka lang ha. Wait lang. Resolution ordinance announcement? Sige. Meron palang ano. Sige. Mr. Chair, with the permission of the Chairman of the Committee of Public Works, I move for the passage of resolution requesting the DPWH, City Engineering Office, and the barangay officials for declogging operations for prevention of floods in the city for third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Manfero. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, as per privilege speech of Kagawad Nilo Katipon, I move that we pass a resolution requesting Vice President Lenny Robredo of the Republic of the Philippines to grant financial assistance to Mr. Jared Drain Endoso Lingao, a resident of Lipa City, Batangas, suffering from extrahepatic biliary atresia, and the same be approved for third and final reading. Seconded by the Honorable Katipon, Umali, and Manfero. Discussion and Silva. Jointly moved and seconded unanimously. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Wala na po, announcement? Session is adjourned.